Alright, well live mga kaibigan, ano? Ako po si Pao Sulod ng Paco Sports. Welcome back sa ating live show ngayong gabi. Very special ang ating pag-uusapan, ano? How special is this? Kailangan ko pa mag-recruit talaga ng mga expert. You know me, I talk a lot about boxing and of course I love basketball, but you know, gotta admit that I'm not especially pag history, not that expert. But ladies and gentlemen, ano? Mga basketball enthusiasts po everywhere. Today actually marks a special day as we celebrate the anniversary of Philippine Basketball Association. Ang Philippine Basketball Association, they were founded back in 1975. And PBA stands as Asia's first professional basketball league. Alam naman natin yan lahat, ano? At least most of us knows that. And sila yung nag-trailblaze ng professional league sa Asia. In fact, they're actually the second oldest league. I just learned that yesterday. Dinouble check ko eh. Tsaka nabasa ko yung article ni Sir Sid Ventura na Sir JP Mercado. So actually mamaya may mga special guest tayo na mas nakakaalam. So let's reflect on the history and yung mga legacy po at meron dati sa PBA. And yun, so pag-uusapan natin yan mamaya na kote. So sa mga followers ko po na mahilig din sa basketball at sa PBA, especially yung mga talagang solid supporter ng PBA, pati na rin yung mga haters ng PBA ngayon, ano? It's time for us to remember the past, and actually we will celebrate today, but at the same time I'm gonna challenge these guys because these guys knows a lot about the PBA history, and history is very important in order for us to move ahead in the future. So pag-usapan po natin yan, pero medyo seryoso, but ganun talaga. So, magandang gabi po sa inyo lahat. If you're ready, I'm ready. Pa-share, like, and comment. I will give, mag-shoutout ako sa mga ilang magko-comment bago ko sila ipasok. If you're ready, mag-countdown na tayo. Pa-share po. Here comes the boom, boom, pow. Salamat. The views and opinions expressed on this content is for entertainment only. The individual views of the guests and the comments by fans are their own. And does not reflect the channel's and the owner's opinion. We respect everyone's opinions and comments, however we ask everyone to be respectful, understanding to each other. Let's have a healthy and fun conversation to promote the sports we all love. This video is copyrighted to Paucast Sports. If you wish to use part of this content, you may do so by getting less than a minute footage and following the fair usage policy guidelines. If you wish to advertise or be part of the show as a guest or would like to collaborate, please send an email to inquiry@paucast.net. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Paucast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. So, magandang gabi po sa inyo lahat uli, no? At shoutout muna sa mga unang mga nag-comment dyan agad. We are already 64 na po tayo sa Facebook, 23 sa YouTube. Paramihin pa po natin, ano? Wala masyadong intriga ngayon, pero tignan natin, tanungin natin sa mga guests natin mamaya. I recruited 3 of the best knowledgeable guys sa Philippine Basketball Association. Ang aking pong top 3. At pero shoutout muna kay Ju Pao Gasol. Salamat sir for always supporting. Kay Blitz, what's up? At gandang gabi, Pao. Sir Pao, history na lang. Yan, tama. Kaya nga meron akong ano dito eh. Ni-recruit na maraming alam sa history. Actually, 1975, I wasn't even born, but that does not excuse me from knowing the history. Kaya nga pinag-aaralan natin eh. And today, hopefully, I learned a lot
So simulan na natin. Actually, isa-isa ko silang papakilala para meron silang chance na makapag-shoutout na agad kasi alam mo naman, yung siya, pag sa huli, para hindi makalimutan. Unahin ko muna yung actually nagbigay po sa akin ng idea regarding my topic for the day. In the past month, puro Tuesday, Thursday naging Hoops Night and today is Tuesday. At ito pong kaibigan ko nito, malaking natulong sa akin ito. Actually, one of the guy also instrumental for me being back sa Philippine Basketball Association. Doktor na, tapos ano pa, mahilig pa sa sports. Si Doc Michael Rico Messina, pakilala ko muna sa inyo. Doc, magandang gabi, Doc. Magandang gabi po, Sir Pao. Thank you po for having me dito sa Paukas Sports and magandang gabi rin po sa Paukas community natin. Yun, salamat Doc. Ha. Thank you very much for the idea. I've always wanted to learn this. So sorry kung I'm gonna be use you as my resources today. I'm gonna be asking a lot of questions kasi ang dami kong question eh. Yeah, sure sir. Pero actually magandang opportunity to kasi itong araw mismo yung 49th anniversary ng Philippine Basketball Association eh. So what better way to celebrate it by discussing the history of the PBA? Yun, tama yan. So, alamin natin yan. Speaking of alamin, ano mo, two of the guys na ipapakilala ko magkasunod, eh, ito talaga, yung isa, nakilala ko na. At dahil din sa'yo, kasi pinuntahan ko siya doon sa opening, sa launching ng book launch ng We Were Champions. So, nakita ko yung collection niya, sobrang dami. So, grabe to. Sabi ko, kailangan ma-invite natin. So, ipasok na natin. The name itself, di ko alam kung tatawagin ko siya sa first name niya. Bahala na siya magpakilala. Pero si Mr. PBA Archive. Sir! Nakamute, sir. Nakamute. Mag-unmute ka muna, sir. Yan. Okay. Good evening. Salamat sa invitation. At nakasama ako sa ganitong usapan. Ay, ako sa akin. The pleasure is mine, sir. Pero PBA Archive talaga gusto mong itawag ko sa iyo, sir? Or can I call you by your first name? Aris na lang, Aris. Aris na lang, ayan. Sir Aris, thank you very much. Mamaya, we wanna learn more about your archives. At meron pa akong plano na ibablog ko yung sandamakbak na magazine mo. Sabi mo, marami talaga eh. PBA. Thank you, sir. And syempre, heavyweight din itong kasama natin. At this is the first time I met him virtually. And hopefully, I get to meet him in person. And ako, umami na ako eh. Sabi ko, boxing, that's my avenue, pero basketball, that's my love, but I don't really know much stuff about this. So, JP Mercado is here tonight. So, Sir JP, magandang gabi po. Hi, Pao, and Doc Mike and Aris, good evening sa inyo, and good evening sa lahat ng viewers ng Paukas Sports. Yon, Sir JP, if you don't mind, actually, I forgot to ask them. Para lang sa mga viewers and for me as well, you know, I've seen some of the articles, but would you mind telling my viewers, because most of them are, you know, multi-sports fan, your background and siguro after you share a little bit something about yourself, mag-shoutout ka na rin para baka yung mga friends mo nanonood, nakikinig. Not much naman. I've been a basketball or a sports enthusiast since 1973, the very first basketball game that I saw was the semifinals and the finals of the 1973 ABC tournament held here in Manila. No, well, actually, the semis and finals kasi straight eliminations yun. No? But I saw the last game wherein kalaban natin ng South Korea and we beat them 1978 on December of 1973. And from there, nag-gravitate na. I was fortunate to have 7 brothers. No, we're 10 in the family. I'm the 9th and I have 7 brothers who are all, most of them at least, are all sports fanatics. So, nung bata pa lang ako, since yung TV, nakatutok lang yan doon sa sports channels, kasama ko mga kapatid ko, and syempre, no choice ako, papanoorin ko na rin kung ano yung pinapanood nila. That's where I got acquainted, no? From ABC Wide World of Sports every morning, all the way to the PBA games in the evening. Ayan, tapos very common din, yung mga Mika games during non-PBA days, pinapanood natin po yan. So eventually, alam mo naman, pagdating ng bata tayo, lahat tayo absorbent eh, no? Lahat ng
information na nababasa o napapanood mo ay naalala mo. So I was fortunate enough to be able to recall most of these, no, or a lot of these information. And now, nagagawa kong isulat ngayon kung ano yung naalala ko. So basically, let's say, I was never really good in the sport, no? I tried playing basketball. I tried playing tennis. I tried playing chess. Ganyan. I really was never good at it until I realized that siguro, behind the scenes talaga ang papel ko. But you're good in amplifying, you know, the story of sports. So, that's good enough for us. Pareho tayo. Hindi tayo galing kayo mas. Baka gusto mo i-shoutout pala muna yung mga family mo, sir, or mga friends. Sa una ko na ginagawa to kasi para mas secure na kagad. Pero pwede mo naman ulitin mamaya. Well, I just like to greet all your viewers, no? And I like to invite everybody, no? So I hope di naman yata tayo magka-rival pagdating sa programa, no? I am part of the sports podcast called An Eternity of Basketball, no? We'd like to invite you. We normally air every Saturdays live at from 10 a.m. to 12 noon. So, and we normally feature PBA, past PBA personalities from the 70s all the way to the 90s. So, yun. So, this Saturday, we'll be having another guest. Di pa namin ina-announce, but it should be out. The poster should be out anytime tonight or early tomorrow morning. Ay, idol ko po yung mga host dyan. Actually, yung isa po sa nakakasama nyo dyan, si Sir Noel Zarate, is my mentor. I attended his workshop. Ako lang yung ano, nag-basketball talaga lahat ang ano eh. Ako yung nagba-boxing lang na example noon eh nung panahon nag-workshop kami. But yes, ina-attorney ko niya. I watched yung mga shows niyo sometimes po, yung mga old school talaga yung mga bisita niyo eh. So very fascinated about the show. So you guys check it out dito sa social media world, lahat tayo we can collab. Eh, ganun naman talaga. Kaya I'm always happy to connect with other podcasters as well and vloggers or kung sino mang influencers sa online. Sir JP, thank you. I just want to ask you. Sir Aris, baka ikaw, you want to share a little bit about your background and shout out sa friends, family, or baka mga kagrupo mo din. Good evening to all. Thanks for again for the invitation, and I would like to shout out sa mga nanonood. Focus lang sa show ngayon at marami kayong matututunan. And I would like to share something about me. Actually, it was like Jay. Same scenario eh. Kung gusto mo panoorin yung Super Friends or gusto mo panoorin si Batman, pag dumating na yung mga matatanda, wala ka na magagawa eh. Wala ka na magagawa. Ililipat na nila ng ano eh, ng basketball eh. So, wala kang option kundi panoorin kung anong pinapanood nila. Minsan nag-aaway, nagsisigawan. So, yung out of curiosity, doon ako na entertain at tinignan ko kung ano yun. That was way back 1982 pa eh. I was 12 then. Then, that time nanalo ang Toyota. So, nagsimula akong mag-cheer sa Toyota. Since then, maka-Toyota ako. Then, after that, siguro, kaya naman nagsimula yung aking desire para makapag, yung ipon ng mga magazine. Actually, it was accidental eh. I was doing a chore sa aking friend. And the way he paid me is magazine. By the way, his name is Edwin Do. Though yung magazine yun galing sa father, sa lolo niya, which in turn kasi yung father ng friend ko is a former Mika player. So lahat ng mga naiipon na magazine na ibibigay niya sa akin as payment. So by that, nakakapag-ipon ako konti-konti. At the same time, nagsisimula na akong bumili sa palengke, sa National Bookstore, hanggang sa nakakapag-increment yung mga aking mga collection. I would say na hindi lang naman ako gumagawa nito kasi marami naman kami. Although sa ngayon, mostly sa mga kakilala ko at nakilala ko, nawala yung kanilang collection for the reason of na bagyo, na jari bote, hindi na nila alam kung saan napunta. They were very sad kasi inipon din nila. Same passion eh. Kasi although hindi kami naglalaro, once na meron kang magazine, tatanungin ka kung ano na yung updates. So ikaw yung puntahan ng mga player eh.
So, oh, na-feature ba ako dyan? Na-feature ba si ano ganyan? Oh, yung championship, nakita na ba? Oh, ganun. So, nakaka-ano eh, nakaka-bigay ng ano eh, saya sa mga kakilala ko eh. Pero siyempre, sa ganitong hobby or ano, passion, minsan nag-evolve tayo eh. Bakit ka mo? Itong mga kasi magazine na tumigil kasi itong publication to noong mga mid-2000. So wala nang ano, wala nang magazine. Ilan na lang yung nagkaroon ng yung naiwanan. Napunta na sa internet. So nag-level up ako. So yung mga magazine ko, ginawa din ako in-archive at dinocument at the same time, me and Jay, actually nasa passion project namin is putting up a website na yung mga ganitong information is doon lang titignan. So, siguro 3 or 5 years from now, medyo populated na siya. So, marami nang may maraming references na makikita yung mga viewers natin. By the way, our website is gamelatin.com.ph and our FB page is at Philippine Basketball Diaries. And lastly, I would like to give you my background. Initially, I was as an IT in IBM, and now I'm helping my wife sa business namin. I think that's all. Salamat, sir. Pero active na po ba yung ano, gamenatin.com.ph? Yes. It was started last year, October. Gamenatin.com.ph. Pero without PH. Without PH. Without PH. Without PH. Kasi I'm trying to access it so para din ma-share ko sa mga tao. So, thank you Sir Aris and salamat. Ano, and of course, si Doc. Doc, actually, medyo kilala na kita pero alam ko may mga hindi pa rin siguro na hindi nakakilala sa'yo. Baka gusto mo mag-intro sa kanila. Yan. Ito kasi ikaw, nakita ko talaga yung mga ano mo, yung collections mo. Tsaka, ano ka na Sir, ha? Pati sa FIBA, nag-ano ka na rin? Exhibit ka na rin. Yun. Salamat, Sir Pao. So, good evening, everyone. Ako po si Dr. Michael Rico Messina. You can call me Doc Nico. So, ako po yung isang licensed po na doktor. Isa po akong physician. And ang specialty ko po ay radiology. So, ang ginagawa po namin na mga radiologist po, kami po yung nag-i-interpret ng mga MRI, ng mga CT scan, ng mga X-ray, ng mga ultrasound, ng mga pasyente. Tsaka kami yung nag-ensure na safe po yung mga procedures po ng ating mga patients. Sa tabi naman po nito, on the side, ang passion ko naman po ay sa Philippine basketball. So actually po, nung nagsisimula po ako, para pong kay Sir Aris na more on mga magazines yung aking kinokolekta. Dati po kasi yung bahay po namin, malapit lang po kami sa Reyes Gym. So doon sa mga nakakaalala po doon sa Reyes Gym, doon po madalas ginagawa yung mga practices po ng mga PBA teams, particularly ng mga 90s tsaka early 2000s. So doon po, doon ako unang namulat sa PBA. So dinadala ako ng mga tito ko sa mga practices ng mga teams. Tapos pinapakilala nila yung mga superstars at that time. So tinuturo nila sa akin, yan si Johnny Abarrientos, yan si Alvin Patrimonio, yan si Nolly Loxin, yan. So from there, na-spark na yung interest ko sa Philippine basketball and particularly sa PBA. Kaya nangolekta ko initially ng mga magazines po. And then, after nun, medyo natigil lang po ako ng konti kasi I had to focus on my medical schooling. Pero during the pandemic time po, doon po ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-pursue po yung aking passion projects po. So from there po, nagsimula po akong kolektahin po ulit yung mga magazines na kinokolekta ko nung bata po ako. And then from there, nag-evolve na po siya into Philippine basketball memorabilia po. So hindi lang po siya about PBA, pero everything regarding Philippine basketball. So from the 90s, umurong po ako ng umurong. So from 90s, 80s, 70s, 60s. So umabot na po ako dun sa mga 1910s. So yun po yung dekada po kung saan po unang naging sport po yung basketball dito po sa Pilipinas. Shoutout po, so of course to my family, shoutout po sa inyong lahat, sa mga katrabaho ko po sa mga hospitals in Metro Manila, hello po sa inyo. And of course sa Basket Vault community po, sa FB community po namin, sa The Basket Vault,
Magandang gabi po sa inyong lahat. Yun, magandang gabi, Doc. And thank you. Alam mo, one thing that I noticed, mga sir, ano, yung simula ng basketball, it seems like talagang, kasi ako medyo, syempre, late ako in the game. I wasn't a fan. I wasn't even born. Maybe 1980s, naglalaro pa ako sa Cali. But, you know, I have the same stories. Kasi, bata ka, nanonood yung magulang mo, isa lang yung pwedeng mapanood na TV, and yung magulang mo nanonood ng basketball, and you get forced into the habit of watching it, and there's not much a lot of choices these days. So I was wondering, sir, how did PBA started ba? Paano ba nangyari yung nagawa yung PBA, at ano bang history behind that? Bakit biglang na-form yung PBA? Who wanna take it? PBA Archive, Sir JP? Sorry kasi pareho kayong expert, so... I think JP muna. JP. Sir JP, kasi ano, alam ko, 1975, I see the logo. Pero bakit natin naisipan na, bakit basketball, di ba? Football ang pinakasikat talaga sa buong mundo. Basketball ang ginawa natin. Okay. Well, I think we all know naman how successful we were back in the 50s, in the 60s, and the 70s. We were Asia's best basketball team at that time. Mm. No? In 1954, we even won the bronze medal in the 1954 World Championship tournament. No? Ang nangyari, along the way, we were still proving ourselves to be the top Asian team. No? We won the first four or three stagings of the ABC tournament starting in 1960, that was like 1963, and then 1967. We lost for the first time in 1969, and then we lost again in 1971. And in 1973, doon tayo na-regain natin yung title when we hosted here in Manila. At that time, nagkakaproblema na, no? Ang PBA at ang MICAA, which was then the top amateur league of the country, no? Yun yung commercial league natin noon, na amateurs lahat ng players. Is that like UAAP, sir, or iba pa doon? No, it's like if ano, the best example would be the PBL. Siguro yan yung PBL. Okay. Ganyan, non-professional siya. It's an amateur tournament. Ang pinapasweldo, ang pasweldo lang diyan mga allowances. Or minsan kasi nagsimula talaga ang MICA, parang intercompany intercompany league. So ang mga nagre-represent yan, yung mga empleyado nung mga sumasaling kumpanya. Mm-hmm. So that's the reason why it was common that some of the players back then were also working for that particular company, no? Hindi kakaiba na maririnig mo si Manny Panero, si Yoyong Martinez were working for San Miguel at that time, etc., no? So, ang nangyari was in 1973, yan, yung the two players that I just mentioned, Panero Martinez, were part of that team that won the ABC tournament, and were to represent the Philippines in the 1974 World Basketball Tournament to be held in San Juan, Puerto Rico. Ang nangyari noon, naka-pull out lahat ng 12 players. Parang nakiusap ang then yung SBP dati, no, yung BAP. Nakiusap yung Basketball Association of the Philippines, ang president noon si Lito Puyat. Nakiusap siya sa pwede ba gawin natin intact yung team na to para in preparation for the tournament to be held in the later part of the 1974. So anong nangyari is yung top 12 players na yon coming from different teams hindi nakalaro sa kanilang mga MICAA teams. So because of that medyo umaanga na yung MICAA kasi nakikibumababa yung attendance kasi you have the best players Chiversky, Arnaiz, Fernandez, Kidaben, etc. Reynoso, no, Cleofas, these guys were not playing in the MICAA. So, ang nangyari, medyo bumababa ang attendance na MICAA na medyo hindi masyadong interesado mga tao because of the big names were not there. Medyo na-frustrate na ang MICAA at that time because they felt na parang ano ba tong BAP na to? Parang wala kang ginawa kundi manghiram lang ng player. Tapos ngayon, pull out yun ng isang taon at malulugi ngayon ang MICAA. So, ultimately, yung mga may-ari ng mga MICAA teams decided to collaborate and form a professional league kasi the only way for them to be able to get out of the clutches of the BAP was that they needed to form a professional league para ma-under siya sa Games and Amusement Board or GAB. Okay, hindi na sila ma-under sa BAP kasi ang BAP ang hawak niyan yung mga amateurs. So ganoon nangyari.
they decided to form their own tournament. That was how the PBA was formed. And nine franchises joined. One of the more prominent franchises, sabi ka, yung Manila Bank team, no, one of the top banks back in the Philippines back then, no, were owned by the Puyat family. Okay? And Gonzalo Puyat was the president of the BAP, so that's the reason why you don't see the Manila Bank Golden Bankers join the PBA, kasi isa sila sa mga yung mga na, ano talaga, no. Although if you look at it, no, ni-retain naman ng mga teams, ng mga pro teams na yan, yung kanilang mga amateur teams din. So andun pa rin naman yung Chris pa sa Mika, ah. Meron pa rin naman Toyota sa Mika, ah, called Crown Motors. Andun pa rin naman ang Presto under the CFC Group. Andun pa rin yung San Miguel, which yung Royal True Orange. Andun naman sa PBA. Yung UTEX had Solid Mills in the Mika. Ah. So in other words, Tandway also had ECO. So in other words, parang nakaano pa rin naman sila, nakasuporta pa rin naman sila sa Mika, ah, somehow. But yun nga, they decided to form it na, anong nangyari, dinala nila lahat ng players nila. So kunwari, player ng Chris pa si Adornado, si Cesar, si Ko, you know, bit-bit na nila nila ngayon sa pros yun, sa PBA, ganun din sa Toyota, ganun din sa UTEX, etc., etc. And that was how it started, basically, no? Hindi masyado maganda yung naging relationship ng BAP at saka Mika at that time, and that was a triggering factor as to why the owners of the Mika teams decided to put up the PBA. And the first president, the first commissioner, I think we all know, was the very respected Leo Prieto. Kaya very respected si Leo Prieto because he was just about as rich as the owners of the of the PBA teams, no? Leo Prieto was then the owner of Manila Jockey Club. He was also owner of Shakey's Philippines at that time, no? Nakakapasok na sa Pilipinas yung time na yun. And then eventually, Dunkin' Donuts, yung mga yan. No? So, kumbaga ba, nilirespeto talaga because peer sila. Kung si Dante Silverio ay may-ari ng Toyota, kung si Danny Floro ay may-ari ng Crispa, eh, regarded nila as peer si Leo Prieto kasi pare-pareho sila mga negosyante na successful sa Pilipinas. So, that's the reason why maganda ang takbo ng PBA noong time na yon at takot ang mga teams sa kanilang commissioner. So that was how it and then the first president was na-elect was somebody from the representative from Tandway, from ECO Tandway, no, which was Domingo Ichon. So yun lang naging history ng PBA. They started in April 9, 1975. It was a Saturday and their very first game was held at the Araneta Coliseum at 5 o'clock in the afternoon. Was it true that there was 18,000 people watching it kasi nakasulat sa wiki, tama ba 'yon? That is very common. 18,000. Yeah, that was very common at that time, no. But you have to understand also, the Araneta Coliseum back then can accommodate up to 35,000 people, no. So yung harapan, rattan chairs yung ano doon. Kung monoblock ang makikita mo ngayon, dati rattan chairs yun, no. Tapos yung taas noon, yung upper box at saka ano na yun, semento na lang. So magkakatabi-tabi lahat ng mga tao doon. So mas malaki ang accommodation, no. People can at least 35,000 people can fit into the big dome back then. So that's very common naman, no? Kasi kahit naman nung Mika at time naman, although most of their games were held at a smaller Rizal Memorial Coliseum that can only accommodate up to 8,000 people, they can easily talaga naman bring in 18,000 fans into the Coliseum. Lalo-lalo na nung opening ng PBA. Wow, okay. I'm curious tuloy. Actually I have another special guest on the background. Naglagay ako sa GC. Dumating isa ring bigatin na papasok natin. But I want to ask this first and then was the PBA as big really the biggest sporting event ba to when they started or at least within the first few years? Kasi talagang ako 90s na yun, nagkahilig ako, laki-laki ng PBA, talagang ang dami nanonood. But did it started big? How did PBA started? Marami ba talagang supporter, maraming nanonood? You can take it. Nakikita? Ito, PBA Archive. Marami na bang magazine noon? Nung 1975, 1976, nagbentahan na ba ng mga magazine? Nung kukolekta na ba agad yung mga tao? Yes, I would like to share nga. Yung magazine kasi, way back naman kasi ang pinapalabas sa mga newspaper tabloids. Way back kasi, ang isang buong dyaryo, Panay Sports lang.
Kasi nung time na yon, that was I think 1973, yung pagbo-broadcast ng newspaper pagdating sa sports medyo open. So lahat ng ano, kumbaga ang tao talaga focus sa sports eh. Hindi lang naman sa dyaryo, kundi sa magazine. Way back 1974, there were starters ng ano na yan, yan ng Sports Weekly magazine eh. Yung mga maliliit, would you like to show you? Oh, meron ka na rin. 1974, this is the size of, this is the kind of magazine. Mas malaki lang sa A4. A4. Yan. Wow, that was 1974, before the PBA. Yes, 74. Mika pa yan, Mika pa sila. Ari, siguro, ano, i-compare mo pagtabi mo yung standard magazine size at saka yung size na yan para makita okay yung difference. This is the size 1974 and this is the 1975. Wow. So, laki ng difference. Ang galing, meron ka talaga, and then nag-survive siya talaga through the years. Oh, almost one ang siguro mga 8 mm ang kapal. Ganun kakapal ang ano ang And how much was it? How much yung mga ganyang magazine dati? Well, teka. 150. 1 peso and 50 centavos. Magkano kaya yan ngayon? Magkano equivalent yan ngayon? So, more or less 200 mga rare na to eh. siguro mga 500 plus na siguro yan. 500 plus na. Ah, wow. Siguro yung in terms of value siguro. Value. In terms of yung value noon at saka ano, that probably would be around 180 pesos if I'm not mistaken. May multiplier yan eh, pero around 180 yata. Mm-hmm. Yan. Well, much share ko lang naman kasi bakit naging imploded yung ano yung PBA kasi kung hindi ka makapanood sa Araneta noon, kahit sa bahay ka manonood ka, napakalakas na sigawan kapit bahay mo pagdating pagkataas ng game, paglabas mo nagkukuwentuhan yung mga tao, hindi na pinag-uusapan, may nag-aaway, may kasama sa inuman, talagang kahit saka pumunta pinag-uusapan eh. Ganun talaga ka-boom ang PBA nung time na yun, especially pag naglaban ng Crispa Toyota. So naging malaki siya, wala kasi masyado rin options yung yata yung sa mga tao ngayon kasi daming nang kind of entertainment eh. Tama. So papasok ko na sa so Doc, ikaw naman Doc, what's the your memory of the start of the PBA and what do you think para sa iyo Doc, no? You know, PBA has survived all through the years. Anong naalala mo sa early years ng PBA? Yeah. So actually, Sir Pao, ako yung isang batang 90s. So personally po, Sir Pao, hindi ko na-experience firsthand yung opening po nung PBA po mismo, yung start ng PBA. Pero with the memorabilia that I collect po through these past years, doon ko po nakikita kung kano kalaki yung PBA back then. Lalo pa nung nagsisimula pa lang po siya. So kanina po, may nabanggit si Sir Jay kanina, di ba, yung 1973 na ABC champion team, na di ba, yung nag-break dun sa, ano natin, sa streak natin, na hindi tayo nananalo sa ABC. So share ko lang po, Sir Pao, sa ating mga viewers. So ito po yung isa sa mga collectibles po dito sa atin ngayon. So these are Coca-Cola cards. So these Coca-Cola cards feature the players po of our national team back then in 1973. So ito po, isang example po ito, card po ito ni Jimmy Mariano. So napapirmahan ko po kay Sir Jimmy. Siya po yung team captain of that particular team, Sir Pao. That was very popular back then kasi I remember it was it was printed in poster sizes then. And I think we had 4 posters back then sa kwarto namin doon sa nakaano sa cabinet, si Danny Florencio, si Francis Arnaiz, si Tito Fernandez, si Ramon, si Sonny Jaworski, obviously betraying the fact that most of my brothers were Toyota fans. Okay.
Okay. At least ako, naabutan ko yung panahon na nagpuput-put up ng posters. Eh. Ngayon, medyo yung mga kabataan, wala na masyadong poster eh. Parang ano na lang, wallpaper sa cellphone. Yes. Tapos ano, sir, these cards, meron po siyang action picture, tsaka meron din po siyang portrait picture. So ito po yung isang example po. So itong isa, portrait picture ni Mon Fernandez, tapos yung isa naman, action picture naman ni Robert Jaworski. So yun yung set na kinokolekta nun ng mga ano natin, PBA fans back then. So ang ginagawa dito, Sir Pao, parang nangongolekta sila ng mga tansan, tapos isusurrender nila siya sa tindahan para makuha tong mga cards na to. Oh, naalala ko yan. May ganyan, yung ano, yung PBA din, may mga ganyan, exchange for tickets, change yung mga pakulo dati. Wow, you know, going back, ano mo, na parang ito yung mga panahon na nami-miss ko sa PBA. Speaking of that, ano, sir, mga sir, may dadagdag ako sa panel natin. One of the, actually, idol ko to sa basketball, sa boxing, eh talagang maraming alam to. At nakita ko yung artikulo ng the first ever magazine ng PBA. There was a name there that's very related to this. Nakasulat Reca Trinidad. Nagsulat din siya doon sa very first na yun. Wala si Sir Reca, pero nandito po yung kanyang anak, si Sir Chino, also as very passionate sa basketball at saka sa sports. Sir Chino, magandang gabi, sir. Ay, magandang gabi sa inyo. Sorry, na-late ng content. Maraming ginagawa. Pero salamat sa inyo. Nakakaingit yung mga collection. Ako, wala akong collection na may pagmamahal. Pareho tayo! Wala akong collection. Pero isang marami akong masyadong memories of the PBA. At ayokong dumating sa time na the PBA is but just a memory. Mas concerned ako doon sa punto na yun. Kasi yung kaka-era namin, alam namin kung ano yung golden years kasi inabot talaga namin yung birthing ng PBA. Ako, stories lang kasi pinangako ako 1967. So, nung time na yan, 7 years old, familiar ako kasi alam ko yun ang trabaho ng tatay ko. Pero yung sa akin kasi, nagkaroon ako ng connection noong mga 1986 nung naging well, sort of an understudy or an alalay of one of the best, if not the best commissioner. Kasi sinabi ni Jay kanina, no, baka ma-off-track kayo kasi kayo, collection eh. Ako kasi, una-una realist ako at saka gusto kong makita yung PBA. Huwag na natin ikumpara kasi unang-una, sorry mga katukayo ah, mga katukayo, mga katoto. Pero walang point of comparison yung PBA nung panahon ng mga 1970s, 1980s to the PBA today. Sad to say, I don't see a semblance of the PBA I grew up watching. Tapos I came to serve, I came to love, and I continue to fight for. Uulitin ko sa inyo, wala sa kalingkingan ng PBA of old, of what the PBA has amounted to. Yun. Siguro, sir. Sorry, ha? Party pooper ako, pero... De, sir, pero meron akong napakagandang two-part question sa you, sir. And maybe you're the best person that can answer this one because of what you mentioned. Sir Chino, you experienced the golden years of the PBA. What was it like? Yung golden years, what was the feeling? Ano yung, what do you think the fans were like during the days? And what is the lesson? Kasi ako naniniwala ako, no? Future, you know, we have to look at the future, but we also have to look at the past and learn from it. Tell me the experience and what was it like? Kasi marami mga bata ngayon, meron na silang MPBL, meron silang Sinag League or NBA. Hindi nila alam kung ano yung glory days of PBA. And we have to all admit that, yes, miski ako, nawala din ako ng interest ng konti nung part, nung Berhel Meneses lang ako talaga. Pero what's it like, sir? And what can we learn from the past that we can apply in the future? Or the ang mga present? Tao connected. Ang mga tao connected to the players, to the teams. No?
kahit sabihin mong dominated by Crispa Toyota, alam mo na kapag may laro yung Crispa o Toyota, pupunta yung tao, titigil yung Maynila o titigil ang Pilipinas kasi sa probinsya, radyo pa lang sila nun. Titigil talaga sila kasi para sa kanila. Ibang-iba yung PBA. It was their league. They felt they belonged. Hindi katulad nitong ano, hindi katulad nitong PBA ngayon. Nalito ka na kasi hindi mo na alam kung sino naglalaro, anong naglalaro, sino susundan mo doon. Noong panahon na yun, you were for Crispa, Crispa ka. Kung Toyota ka, Toyota ka. Kasi dati, Santos eh. Hindi ba Santos eh? But talagang dominated na Crispa Toyota. But we had UTEX, we had Royal Truos, yung San Miguel team na yun. Pero talagang, pag sinabi kong PBA doon, Crispa Toyota, yun yung pinag-uusapan doon. Juan Fernandez, kontra ni Philip Cesar, Abed Gidapin, Juan Fernandez pa rin, Robert Jaworski versus Atoy ko. Pag sinabi ba yung pangalan yun, yung mga pangalan nila, parang, sino ba itong mga ito? Mga Pilipino ba ito? Kasi, mga apelido, Jaworski, Cesar, Gidapin, parang, pag sinabi yun, susut ka ng basket, eh. Parang, palobong tira ni Francis Arnaiz ngayon, sino pupuntahan mo yung player na ginombag sa Kentucky Fried Chicken, paano mo susundan yun? Diba? Parang, tapos itatago pa from everyone na natatabunan nila. Iba eh. May sinabi si Jay kanina, very important, I was listening while waiting, no? Yung sinabi niya, yung founding commissioner, yun, malaking bagay. Dahil si Commissioner Leo Prieto commanded the respect, no? It had nothing to do with yung kayamanan, but respectability. Kasi hindi mo kailangan ng limpak-limpak na pero maging kasing yaman ng mga team owners for you to be respected. The operative word there is respect. Kasi kung hindi ka nire-respeto ng mga taong pinagsisilbihan mo, paano mo aasahan na irerespeto ka ng mga taong pinangangalagaan mo o ang legal na pinapatakbo mo? Yon, mahalagang bagay yon. At ito, hindi patama dito kay Commissioner Willie Marcial. Ako, yung si Willie Marcial, ano yan, higit pa sa kapatid ang turing ko dyan. Pero ito, diretsoin ko na rin kayo. Baka hindi na kami mag-usap nun. Yung sinabi niya, nung isang araw, na walang pakialam, that is the reflection of what the PBA has amounted to today. Wala na silang pakialam sa mga fans at sa silpimiento ng mga nagmamahal sa PBA. Ang PBA was built upon the love of the fans, yung passion ng mga nanonood sa kanya, ng mga sumusunod sa kanya. Yung mga tipong, mga limang piso ba? 250 yung general admission. No? Naalala limang ko? Piso. Limang piso. Mag-iipon ka ng limang piso din kahit general admission, mahal yun. At swerte ka kung laban ng Crispa Toyota, makakakuha ka ng ticket sa general admission. Ako had the privilege of having a sports fighter of a father na, alam mo ba ginagawa ko? Jay, di ba nakwento ko na sa isang mahabang kwento ko natin? Yung turnstile, yung... Yeah. Pasukan, di ba? Eh, maliit eh, di ba? So, para hindi mabilang, sumisingit ako doon sa ilalim, yeah. Ipapasok ko ng tatay ko. Patawi ng tatay ko doon sa... Ano pangalan? Ulam nila yata yun. Kasi mag-iinuman muna sila doon. Doon sa harap doon, ano, yung paglabas mo ng main gate dati, yung green gate. Meron doon, di ba? Parang inuman yun ang watering hole nila doon. Tapos doon, makikita yung... Alam mo yun dati, makikita ko na si Bernie Fabiosa, ipapart yung yayabang ni Bernie Fabiosa, yung green niya na celeste. Ewan, ito nagkakahalataan tayo ng iba dito. Araw na. Pagka naka-celeste ka na Mitsubishi Celeste, na kulay green, tudot, na cooling shot, grabe. Tapos papark si Atoy ko. Yung pala, hiram lang yung Mercedes, yung dadaan niya. Meron ako Mercedes-Benz. Imagine mo, yung mga tao dudumog. Kasi, uulitin ko, people were connected to the league, to the players, to their teams. And they felt na mahal sila ng liga na kanilang ina-appreciate. So, ang ganda ng relationship na yun. And it went through hanggang doon sa inabot mo pa. Di ba nakita mo? Panahon nila Johnny, panahon nila Berhel. Yeah. Kasi nakaka-connect tayo. Ngayon, hindi mo nakilala yung mga players na naglaro. Hindi dahil hindi ako nanonood, pero hindi makakonnect. There is a great divide or a great disconnect between the players and the fans. Eh, alam mo naman,
na any sports undertaking is built upon its loyal fan following. That's correct. Alam mo, sir, I attended the PBA dito sa Ninoy Aquino kasi malapit lang sa akin. And I interviewed mga Ginebra fans kasi hindi ko naman i-deny. Sabi nila, because solid follower kasi kami, sir, we're connected to Ginebra. And we feel like yung tatay ko, Ginebra, ako, Ginebra, and that's why I continue to watch. So, we're celebrating today, and I understand that there are challenges nga, Sir Chino, that's why you're here. You know, we wanna state the truth, but at the same time, sir, you know, from what you said, obviously, connection generally is what's needed. How do we do that right now in the age of there's just so many options for young kids and young adults to watch, not just basketball. There are multiple of basketballs, but there are also multiple of sports. FYI, during that day, there was football on the other side and there were also no people watching there. Eh, baka nag-EML na yung mga tao. How do we do that right now? Isn't it also because of the changing times? Na talagang it's not just the PBA, but it's the sports and the options of the people are just so plentiful these days. Na nagiging niche na yung mga ganito. Walang duda, everything is subject to change. Pero gaya nung collection ni Doc Mico, katulad nung collection ni PBA Archives, katulad ng mga story ni Jay, lahat yan built upon yung media form that was available then. So whether it be yung print na newspaper, grabe dati, pati yung box scores, alam mo kung sino yung umiscore ng marami at sino yung zero, di ba? Di ba, Jay? Alam mo yun. Tapos dati, titignan mo pa yung rebounds, minutes played, yung pang gano'n. Yan, makikita sa archives ni Aristotle, nandiyan yan. Diba, Doc? Gano'n ang feeling mo nung araw, pag binuksan mo yung diary, hindi mo nung binabasa yung front page eh. Pupunta ka agad sa likod kasi nandiyan yung sports, di ba? Titignan mo agad, sino bang high scorer kagabi? Kasi hindi kami makapanood dahil yung first game dati ng PBA, nire-replay yun after the main game. So, anong ibig sabihin nun? There was strong media presence of the PBA. Not that walang media presence yung PBA of today. Ang problema ng PBA, hindi nila sinasakyan what is the primary form of distribution today. The primary form of distribution today, no doubt, is social media. Yun naman yung forms dati, nag-migrate lang o nag-transform sila to what is now known as SOCMED o yung social media. Ang sarap nga ngayon eh. Dati, ano meron kami? Diaryo, magazine, radio, at television. Diba? Yan ang meron. Eh yung magazine nga dati, 10 beses mo lang pinanood, ay binasa. Di ba, Doc? Babasahin mo naman, titignan mo yung picture. Halos memorize mo na yung itsura, yung galaw. Pero Jay, di ba, every time na titignan mo, parang kasama ka, nakadikit ka doon. Yung kulang na lang, kulit mo, gawin mo cover ng notebook mo, hanggang pagpasok mo sa eskwela, dala-dala mo. Eh, ganun din naman ganyan eh. Yung cellphone mo, dala-dala mo. Diba? Pero, unfortunately, hindi ganun ka-solid yung presence of before. So, yun yung mga bagay na pwedeng reviewin ng PBA today. Kasi, sorry, may pinost ako dun sa isang ano, yung FB page ko, yung Chino Trinidad na FB page. Silipin niyo yung comments doon ng mga tao. Nagulat ako dyan, tignan mo pag wala kang ginagawa. Di ba, alam mo yung Chino Trinidad, yung alter ego ko na Facebook handle ko, di ba? Pinost ko kanina, oh, yung old PBA logo na in-enhance. Ilagay ko lang doon. Sakaling may pakailan pa kayo sa liga, eh, 49th year niya ngayon. Alam mo yung, pao, silipin mo na lang kasi nandun, hindi yung sentimiento ko alone, ha? But ang sentimiento ng mga tao who still care for the PBA that we all grew up with. Yun yung sinasabi ko. Ang problema kasi ng PBA, yung pang-isa eh. Ito, nothing against the current cast of characters, no? Pero nung panahon kasi, na una, Emerson Croseteng, si Sel Domingo Itzon, di ba? Sino yung nasa, ano, nasa grupo ng Concepcion na Jay? Si Tito Paeng, di ba? Hindi, Rene Concepcion yata. Hindi, Paeng yung Chanova, wasa niya. Oh, pero, tapos sa ano, sa UTEX Walter Yu Yang. Oh, Walter Yu Yang, di ba? Siya yung hanggang mag-champion. So,
makikita mo the cast of characters, who are these people, di ba? Sino yung mga may-ari mismo? Ngayon, we are left to what? Mga middle persons na mas habol nila, patabain yung mga papel nila. So, ang question is, are they serving the best interest or are they actually concerned about the best interest of the league? That I doubt, no? Yun yung mga little things, but it matters. Kasi hanggang hindi tinatanggap ng PBA that everything is evolving around them, kaya na mangyayari sa kanila. Feeling ng mga tao ngayon, sentimento ng mga tao na nababasa ko sa kanilang pulso through what they post on social media is parang wala nang pakialam yung PBA. And to hear si Commissioner Willie Marcial saying wala akong pakialam dyan is a reflection of what the PBA has amounted to today. Okay. Sir, actually I saw that. Actually medyo sabi ko, eksakto. But I also understand that there are some criticism coming from you, but I just wanted to say I'm actually proud that PBA has allowed me. I think I'm the only vloggers allowed and given BJ accreditation. Kurt, that actually I think kahit pa paano naisip, they are opening their eyes to social media, yung mga vlogs, which is the thing that I wanted to do. I'm going behind the scene interviewing the fans and para maging closer kasi yun na talaga yung one of the main channels these days eh. And agree ako sa iyo, Sir Chino, kasi I also see the same comments. But I know that kasi ang PBA, it's part of our culture na eh. Being the second oldest league, like everyone knows the PBA. And whether you agree or not, I think the PBA still has the top players today. Although there are, of course, I disagree. Some... I disagree. Okay. They don't have the top players today. Baka yung popular players nandun. Hindi. Kaila i-check mo pa yung ano. If they really have the top players today, marami sa mga players. Kasi sa Gilas, Pilipinas, PBA pa rin ang kinukuha eh. So that's my only... Pero hindi pa rin yung pawang sukatan para sabihin na you have got the best players. Paano yung mga nasa Japan? Ano tawag gusto mga doon? Mga panersera? Well, diba at least sa local league na lang. Sa local league. Iba yung ano eh, iba yung pera doon sa... Usapan yun pa, pag sinabi mong the best players around, iba yon. Pag sinabi mo yon, you're considering about, are you talking about the whole population of players? Okay. When you talk of players in the Philippines, sasama mo dyan yung, yeah, katulad dyan, iba mo nasa sa Japan. Anong, tawag mo na kala Carl Tamayo, tawag mo na kala Kiefer, kila, palaging tinabas na magkapatid na mga yun, si Kai Soto. Di ba among the best players yun? Oh, diba they're play, member din ng Gilas, yes. yun lang, para malinaw, di ba? Kasi, yun yung shift din sa, ano, yun din yung kailangan gawin ng PBA is a slight shift sa kanilang perspective of are they still the best league around? Mm. Are they still the main option for our players? Yung mga players natin sa kolehiyo ngayon, pagka ready na sila, dati, isa lang ang portal mo, it's the PBA. It is the prime destination. Ngayon, meron ng ibang destination. Ang ganda pang lugar, Land of the Rising Sun. Yeah, yung mga ganong bagay. Parang pagka pumasok ka ngayon doon sa PBA, alam mo kung ano yung kultura. Ito, not for anything. Parang tulong na lang namin sa'yo para, dahil ikaw, pinagbigyan ka ng PBA. Hindi ka tulad ni Snow Badua, perpetual band yata from the PBA. Isinimid. Kaya ikaw, may privilege na tao to be able to tell of the story of the PBA. Yes, nakikita ko ginagawa mo nung pumunta ka sa Niloy. Pero hindi ka ba nagtataka sa Linggo, Nalaro, Ginebra, sa Ninoy Aquino, mas marami pang nanood na kaluluwa kaysa sa mga buhay na tao. Ginebra yun, main game. Nung araw, pag naglaro ang Ginebra sa Ultra J, no, at saka Aris, pag nilaro ang Ginebra dati, first game o second game, gano'ng kadami nanonood? Di ba hindi ka makakuha ng ticket? Di ba pinipigahan? Ha? Oh, alam nila yan. Magkakasama ka dito nanonood. Ha? 1991, yung giniba yung Phil Tudor, yung miracle shot ni Rudy Bistrito,
ilan tayo nagsiksikan doon sa loob ng ultra para makita yung tira ni Ruby Distrito. Diba parang, yun yung ano yung what comes to mind para sa akin pagka yung passion, yung damang-dama mo, yung tipong, oh, ito, bibigyan ko kayo ng isang trivia. Alam niyo ba yung shorts na suot ni Ruby Distrito? Nung naisuot niya yung basket na yun, naitabi ko. Wow! sa akin, yung shorts ni Dodong, gadol yung ano, di ba? Bibili daw ni Doc Nico yun. Bebenta ko kay Toyo. Ay. Mas mahal, mas mahal. Malaki yung offer nun. Gold ang kapalit nun, gold. Pressure. At ito pa, isa. Hector Calma. Yung 89 na Grand Slam, di ba? Anong kulay nung uniform nila? Pula? Red. Ah, di ba? May logo ng Adidas dito. Tapos yung Old TV logo. Nasa akin din. Ayun naman pala. Kala nyo, kayo lang kami meron na Bela. Yun naman pala. Pupunan na akit bahay si ano si Miko. Target. Para maiba naman, kasi at least nasabi na natin yung PDA natin. Yung the funniness. Kasi one thing na hindi mo maaalis sa aming lahat pa is that we love the PDA to death. Kinalaki na namin yun eh. Of course. We all want to see the PBA regain its lofty position, di ba? Kaya ito, pinapakita lang namin o pinaradadama namin sa inyo. Yung, alam mo yung ang PBA na talagang matutulog ka, gigising ka, nasa flag ceremony ka, iisa na pala pinapanood nyo. Pero yun at yun paulit-ulit. Hanggang recess, pinag-uusapan namin yung game na naganap. Tapos, alam mo yung feeling na sa neighborhood mo, kasi nakatira lang naman ako sa isang apartment dito sa Mandaluyong, yung tipong naghihiyaw yung mga tao, yung mga kapitbahay mo, nagkasundulo. Akala mo may sunog, ang ingay. Alam mo yun lang namimiss ko, Jay, namimiss ko Aris, namimiss ko Doc. Ewan ko pa ako inabot ko yun, na tipong iisapin na ng Lodyo, alam mo, pag nakasit yung Hinebra, nagkasundulo. Akala mo, yes. May riot sa neighborhood nyo. Yun, nung hindi ko madamay, nung hindi ko makita ngayon. Yung dati, pag nanalo ang Hinebra ng Linggo ng gabi, kinaumagahan ng mga tao na hangiti. That's what I hindi distort. Naman hindi lasing. Hindi lasing kasi Hinebra. Lasing sa kasiyahan. Kasi yung mga sumusunod sa Hinebra, hindi naman bangiginom talaga yun pa ngayon. They just love passion. That's the no. That's the reason why we're talking about it. We're here to celebrate. Of course, you know, for 49 years, mag 50 years na para maalala natin yung mga siguro, you know, this conversation, siguro nanonood ang mga taga PBA, mga fans, you know, they remember the golden years. Maybe may pag-asa pa natin maibalik. May tanong ko lang para maiba mapagsalita ko naman din yung iba, Sir Chino, but we really appreciate your insights about this. Speaking of the, you know, the days na napupuri na yung stadium, baka PBA archive, Aris, baka mag-share ka naman ng panahon na yung kay Distrito. Nandoon ka ba o yung naalala mo na mga marami pang nanonood talaga sa PBA? You know, some stories that you have. Well, honestly, noong time na yun, kasi medyo, ano pa tayo, nag-aaral pa eh. Pero gusto ko naman pumunta. Kaso alam mo naman, pag pupunta ka doon, alam mo puno na eh. So talaga parang ang option mo is malit ka lang sa TV, doon ka lang makisigaw. Kasi kapit ba yung makikisigaw din eh. Yung kung sino kalaban ng Hinebra nun, pag nagsiiyawan sila yung nakapuntos. Pag umiiyaw kami yung nakapuntos. Ganun lang yun, nung time na yun. Pag hindi ka nakakapanood, sa TV ka talaga. Pero talaga attentive kayo talaga lahat. Oh. I mean, ako ng konti, pero yung mga golden year, yung mga luma-luma, Sir JP or Miko, can you share some experience about those days where you were watching at the venue? Ano ba itsura ng venue dati? Kasi ngayon, lately, of course, ibang-iba na nga. Nandun ako sa venue, you know, kahit papano masaya, pero yung the crowd is different. Doc, umano na yung mic mo eh. So, ano yung Doc experience mo? Siguro, sir, pa, what I can share is parang being a fan back then in the 90s and then watching yung mga practices ng mga teams noon. So una po, doon sa Reyes Gym po kasi minsan nagpa-practice doon yung Hinebra. Every Saturday yun ng hapon.
So as a kid back then, ang ginagawa ko, sumisingit ako dun sa side ng mga players. Kasi dun sa Reyes Gym noon, mayroong partition na dun nanonood yung mga tao, tapos sa side naman ng other side ng court naman, nandun yung mga players. So since bata naman ako noon, pinapalusot ako ng guard, tapos dun ako sa side ng mga players ng Hinebra habang nanonood ng practice. Tapos ang hindi ko makakalimutan nung panahon na yon is that when the practice ended, so yung mga tao, walang umaalis kasi hinihintay nila na maging available yung mga players para magpa-autograph, magpa-picture. So dati nun, sir, Kodak pa yon. Hindi pa siya yung parang selfie na yung digital na camera. So kailangan sakto yung kuha mo dun sa mga picture. So ngayon, narinig ko si Coach Jaworski back then. Ang sabi niya dun sa mga players niya, walang uuwi hanggat hindi napipirmahan lahat ng request ng mga fans at hindi nakakapagpa-picture lahat ng mga fans dun sa inyong mga players. Walang aalis hanggat hindi nasasatisfy lahat ng mga fans. So that's what I think what endears the Hinebra team in general, the PBA back then. Na talaga, it caters talaga to the fans. Tsaka na-appreciate ng PBA ng mga teams na kung wala yung fans, wala rin yung liga. Yun. Sir Jay, how about you, sir? Well, to answer your question, ibang-iba talaga yung setup ng venues before compared to today. Sa Rizal Memorial Coliseum, may chicken wire pa na nagsaseparate doon sa chicken lower wire. Box at saka upper box. So literally chicken wire talaga siya, no? Kasi nauso yon palibasa yung collegiate tournaments like the NCAA doon ginaganap, no? So nauso yung batuhan. So medyo para mahirapan ka ng konti batuhin yung court, nilagyan nila ng chicken wire sa gitna ng lower box at saka upper box. It's really funny and it's really unusual. Pero that's one example, no? Remember, we have to understand that the Rizal Memorial Coliseum and the Loyola Center, yung Ateneo Gym ngayon sa Katipunan, used to be venues of the PBA also back in the early years, no? Tapos ang Araneta nung time na yon, just to give you an idea, there's no such thing as meron upper box A at upper box B. Okay? Tapos ang nangyari noon, yung sinasabi nga, yung upuan doon sa bleachers ay talaga semento lang, mag-uupuan lang talaga sila sa semento. Sa ultra ganun din. Kaya since mas maliit ng ultra ang capacity niya, mga 12,000 maximum. Pag may sumigaw na anyeho fan sa taas, no, at normally isang tao lang talaga yung magaling na sumisigaw na yon, eh talaga rinig talaga siya sa buong siya yung magpapasimuno ng chant ng anyeho o ng Hinebra. Si Raul yun. Si Raul yun na starter ng yung dati doon sa Elsa Central. Yeah. Alam mo? Si Raul. Ano yun? Mga starter yun. Yung mga pupunta yun doon, hindi mga bayaran na fans yun. Talagang sobrang mga... Alam mo yung salitang diehard? Yeah. Wala pa sa Bruce Willis, diehard na yung mga yun. At makikita mo talaga na authentic kasi yung pinagdadala nila mga poster, gawa-gawa lang talaga nila, pipitsuging kartolina lang talaga, tsaka Manila paper, tapos kung saan-saan pinagkukuha magazine yung mga picture nila. Kasi ngayon makikita mo, printed na eh. Alam mong ginawa, pinuduce eh. Printed. Pero yun, dati talaga, very, very talaga. Ang matindi doon sa isang taong yon si Raul nga, sumigaw lang siya minsan, hindi mo maintindihan kasi maiintindihan na lahat ng tao. Tapos magtatawanan na. Isang tao na siya sisigaw sa buong venue. So that was how magical it was back then. Maliit ng time na yon, mas masikip, pwede kang manigarilyo, yung mga coaches na ninigarilyo. Kita nga, may coach ninigarilyo eh. Ay, common yun. Coach Ed Ocampo, Coach Narciso Bernardo, coach lahat yung mga yan, very, very common yan, nagsisigarilyo during sa bench, no? And I guess that's a reason, kahit na aircon siya, maraming sasabi niya, air condition bang ang Araneta nung time ng 70s, no? Yes, it was. No? Ever since, nung pati kahit yung kay Elorde versus Harold Gomes na Chino, no? If you remember that, ang commercial ng Araneta noon. Hindi ko na inabot yun, Toy. Ay, ako rin naman eh. In the world's first air-conditioned coliseum, yun ang advertisement ng mga Araneta noong time na yun. So it was air-conditioned, pero ano lang talaga, makikita mo talaga umuusok talaga. Tapos common doon nga yung rattan chairs nga pag nasa front row ka na. Ayan, so ngayon it's a little more classy now, syempre. Medyo mas world class na tayo ngayon ng konti.
Iba yung ano eh. Oh, sorry ah. Go ahead. Isang oras na maghuhugas pa ako ng plato kasi. Ayun na nga eh. Alam naman sa pero sir, bago ko umalis, meron akong one last final question that I really need you to answer kung kaya kailangan mo na umalis. But go ahead, sir. Sabi sige, mo sige, muna. Go. Ikaw muna, sir. Sabi mo muna yung gusto mo sabihin. Eto, kasi sa akin pang pinali yung tanong ko sa iyo eh. Hindi, ang ganda na sinabi ni Doc kanina na si Sonny Jaworski, si Coach Big J, you know, yung hanggang ngayon, ibang nakatatawa ko pagka rin sasabi ng fans eh. Hindi daw, si Sonny Jaworski daw hindi tinatawag na Bobby. Ito, paalala ko sa mga fans. Pag si Coach Sonny Jaworski, kilala ka niya. Ang ipipirma niya sa'yo, Bobby, hindi Sonny. Ewan ko kung alam niya ng marami. Pag pinirmahan ka ni Coach Robert Jaworski ng Bobby sa autograph niya, whether it's sa t-shirt, sa picture, sa magazine, sa newspaper, pag ipinirma niya na Bobby, that means kilala ka niya o special ka sa kanya. No? So doon sa mga ibang fans na nagsasabi, hindi tinawag sa Bobby, Sonny tawag sa kanya, no? Sa mga mahal niya o yung mga nagmamahal sa kanyang malapit. Bobby talaga tawag nila kay Coach Sonny Jaworski. Anyway, ididikit ko lang doon sa story ni Doc kasi naalala ko, nasa Ultra, parang rookie season ko sa PBA noon or second season ko yata as a commentator. Linggo, di ba, nag-shift tayo to a Sunday format, yep. Jaylon, ang galaro natin was sa 6:50 ng main game. Yep. Nalala mo, 6:50, mm-hmm. Di ba? So, pag naglaro ka ng 6:50, supposed to be 8:30 kahit may overtime, tapos ka na. Mm-hmm. May isang gabi, ah, na-assign kasi sa akin si Coach Sonny Jaworski to tail him. Tapos may itatanong ko sa kanya 2 questions na in-assign sa akin. Alam pang inabot kami ng alas 11 ng gabi. Natapos ang game ng 8:30. Alas 11 ng gabi na namin nalabitan si Coach Sonny Jaworski. Alam mong ginagawa niya? Kinakausap niya ang bawat isa na fans na nandun sa gilid. Yung, di ba pagka nakaharap ka dun sa Ultra, kung andito ang master camera, yung dugout na maliit dito, isa yung dugout na maliit eh, yung masikip na dugout. Yun yung dugout ng Ginebra nung time na yun. Alam mo yung mga tao, patay na ilaw, wala ng aircon, mainit na. Si Coach Sonny Jaworski, inayos pa yung mga players na kinausap, isa-isa naglapasan. And he was the last to go out. Kasi yung mga tao talagang just to get a piece of him. Nag-ayos siya, nagwapas siya, paglabas niya, hanggang hindi niya na-entertain. Whether kamayan niya, ibian niya, magpa-picture sa kanya, autographan niya, hindi niya iniwan. Hanggang alas 11, pasado nung gabi. Okay? Yun is a lesson kung paano ibabalik ng PBA yung collection. Kasi sa mundo ngayon, talagang hindi mo na masisisi because yung social media, talagang ganun yung, pwede ka na pa maging connected eh, di ba, sa social media. Kung ano yung ginagawa ni Sonny Jaworski dati, baka hindi na natin maulit. Because before, wala naman social media ngayon. Mas madali na mag-connect. May Twitter ka, meron kang, Twitter, X pala, may Facebook ka, may Instagram ka, may Threads ka, di ba? Bago yun, Threads. Yun yung sa Instagram na. Facebook, Facebook, Threads. TikTok ka, di ba? TikTok, ang dami-dami mong mga pwedeng paggamitan to connect to the fans. All you have to do is make an effort. If Sonny Jaworski did that effort, to me, that is his greatest legacy. He loved the fans. Kasi yung kaya niya ginawa yun, ang wala nung time na nasa UEP siya, napunta sa Ramika, national team siya, he knew ano ang kahalagahan ng bawat isang tao. He treated the fans as if family sila. Yun ang lesson ni Sonny Jaworski. That is his legacy. Okay, yun para sa akin, Pao. Ang talagang namimiss ko sa TV today. Tanong ko lang, no? I'm so curious about this. It seems like yung mga kwento nyo from the past, just so happy, everyone likes the PBA. These days, bashers are so prominent. Where's there such a thing in the past? Ano bang equivalent ng bashers or critic in the past? And how does it get to the... How does it work before? Yung mga critic-critiko? Yep, o yung mga media-media lang din ang nagkikritik? Yung mga yep. Fans? Hindi pa yan yung final. Hindi pa yan. Sila Jay at sila, nakapasagutin mo yung bashers.
Meron pa mga bashers dati? Oo naman. Yeah. Wow. Paano nag-work yun? Rekha Trinidad is one of the biggest critics of the PBA, to be honest. Alam mo, alam mo yung bashing, araw, ang tawag dyan, yung critic, editorial, opinion, yung mga gano'n. Look to the editor, fan mail. Eh, yan lang naman. Nag-migrate lang naman to this bashing, di ba? Mas wala nung araw, personalan. Si Monter Nordis, si Monter Nordis, naglalaro, eh, personal sa sabit. Hoy, Mol, Delta ka na naman. Alam mo bang, mas malala nung araw? Ganon? Yung bashing na sinasabi niyo ngayon, putok lang yan ang panahon na yun. Grabe na, ati Paul na Kutus, Marios, eh, iiyak ka, uuwi ka na lang. Kasi talagang face to face eh. Ngayon, hindi mo makita. Buti hindi sila nasusuntok nung ano, kasi ngayon, takot na yung mga suntokin ka sa harap pag sabihan mo ng ganon. Basta ang rule. Okay, Paul, ito, alam mo, kahit na sikat na social media, alam ni Jay, alam ni Doc, saka ni Alice Do, there is a rule. Basta walang physical contact. Say what you want to say, basta walang physical contact. Because that changes the rules of engagement pagkaroon ng merong physical. Merong isang, ewan ko alam itong nga, tatlong kasama ko eh. Great, time ng great pace. By Cristobal, ato ito, Alan Kaidik. Kung nanonood si Alan Kaidik, hindi niya makakalimutan ito. Ito, masama na ito. Nandun kami sa aming dugout ngayon, yung parang yung lumang dugout. Nag-iintay sila, tapos na yung game nila, pinanonood din yung second game. Meron isang fan, yung kung lasing or something, siguro kung gusto magpasigat, hindi lang gusto yung iniinom niya ng yelo sa direction ni Alan. Nakulim siya, sinugod nila Alan, nila kay Cristobal, yung fan doon sa taas. Basta walang ganong punto. Kung salitaan lang yung, ay, deta ka, ay, ikaw, naglaglag ka naman, yung ganyan. Ganon din sa social media. Basta, walang physical contact. Everything is fair dito sa engagement nito. Ganon ang nakikita ko. Okay. And it was also common back then as well. Now, kahit na contracted, for example, no, regular part of the PBA sports writers, si Fred Duarca, Rekha Trinidad, Al Mendoza, they were also the biggest critics, no? It's not like that, it's not like the PBA didn't have its own share of critics. Ano talaga? Ultimo yung mga nasa nagsusulat about the PBA, the regular sports writers who covered the beat back then, no, were free enough to talk about to go against the PBA, to speak against the PBA if they feel that it's wrong. Ganyan, Ronnie Nathaniels, I remember, was also bashing that time yung commissioner ng time niya, si June Bernardino at saka si Rudy Salud, no, particularly yung time nung Anyeho Shell walkout. So those are the things, it's very common back then. I think the only difference na siguro nung time na yon is that mas less ang pagkakatao, siguro mas less heard lang talaga yung mga fans mag-bash. Kasi ngayon, kasi under the cover of keyboard warriors ka eh. No, kaya mo itago mo yung mukha mo at saka yung pangalan mo kapag tinitira mo yung isang tao sa PBA. No? Dati, kailangan humarap ka. Saka Jay, meron pang isa. Yung again, babalik tayo sa operative board ni Jay kanina. Ganda nung sa MJ, yung amount of respect. Meron pang respectability pa ako. Kasi yun yung ano eh, yun yung, well, nando pag sinabing biyahe ka na, oh, putsa, naglaglag ka na naman ang laro. Oh, ikaw, benta ka na naman. Yun, disrespect yun. Pero mga fans yun. Pero yung mga nagsusulat ng araw, yung mga na-mention AJ ng mga pangalan, mga prominent names na, mga Tony Sidayaw, mga Ding Marcellus of this world, yung mga yan, yung mga Dalit Betselis, lahat sa mga yan. Ano sila? Titira sila, but respectful. Kanyang dahil sa kanila, yung si, ano ba, nung panahon ni Tony Rudy Salud, oh, titirahin mo, di ba? Yayayain ka ngayon ni Tony Rudy Salud, tatawagan ka. Kita-kita ko yan kasi nga, from 1986 hanggang 1992, kasi bumubuntot ako kay Attorney Rudy Salud. Ako taga-kuha ng manok na ipinamibigay na ko kanilino. Ako ang taga-sundo. Ako magkahatid. Dahil nakalagay sa kaumalay ko bang manok na palabong yung mga buti nila. Hindi ko binibenta at niluluto. Di ba? So I learned a lot kung paano hinahandle Rudy Salud dyan. Makikita mo yung mga editors o yung mga sports writers na yan. Iimbitahin ni Attorney Rudy Salud sa opisina nila. Dito sa may passing pa yun eh. Dito sa may Meralco Avenue. Yeah. Yung old TV office day. In Department of Education, yung DEX dati? Oh, hindi pa, bago pa yun. Meron pa silang office dito sa ano. Nakalimutan ko yung pangalan. No? Yung parang Field Council Building, di ba? Yung sa may kanto doon, yung bago. Yeah. Sa likod doon is
is the PBA office of old, yung Pasig. So, ang gagawin doon, iimbitahin ni Atty. Salud, ni Commissioner Salud yung halbawa, kung si Almendoza ay tumira sa kanya. Or, sama-sama, maglalunch sila. Pero close door yun, magkukwentuhan, maririnig ko yung kwento, ipapaliwanag ni Rudy Salud. Hindi ka sasabihin sa'yo, i-take down mo. O hindi, never si Rudy Salud nag-ban ng kahit na sino. He welcomed the criticisms kasi from there, he was learning how to properly run the PD at that time. Okay. Sina Doc, Mike, Archive, meron kayong ano, pwede gustong i-share tungkol dito? Kasi kayo nangungulekta kayo, baka may nakulekta rin kayong mga ano, editorial. Sino ba? Doc Mike. Nakamute ka, Doc Mike. Yeah. Siguro, Sir Pao, may mga i-share lang ako sa mga viewers po natin. Yung mga items po mula sa first season ng PBA. Hmm. Yan. Sige, teka siguro... lang. Sir Chino, andiyan ka pa ba? Alis ka na. Kung alis ka na, Sir. Alis ka na, Sir. One last question bago i-share ni Doc. Sir Chino, I gotta ask you this. And this is a Miss Universe question. Are you ready, Sir? Oo, tira. Sige, ganito ah. Kasi akit ka dito, Sir. Kung ikaw ang commissioner ng PBA ngayon, do you have can you share specific things that you want to change or improve? Kahit isa, dalawa, isa tatlo. Isa lang. Ibalik lang nila independence of the PBA commissioner's office. Ibalik nila independence. Explain further for in layman's term, what do you mean by that? Hindi ba nakagalo ang PBA commissioner ngayon? Ano pa tingin nyo doon sa PBA? Di ba sunod-sunura lang siya ng PBA board? Kung anong gusto ng board? Anong gusto ng mga nag-dominator? Yan ang masusunod. Bakit may trades na lopsided? Bakit obvious na kinukundubit lang yung mga ibang players na gaganap? Bakit hindi pantay-pantay ang pagpapataw ng fine? Di ba? Bakit ganoon ang treatment ng isang team kumpara sa... Well, ang dami mga bagay and the fans know this of today. Walang independence ang PBA Commissioner's Office. The PBA Commissioner's Office today is simply a stamp pad of the powerful PBA Board. Yan ang ipinaglaban ni Atty. Rudy Salud for the longest time. Inilaban niya. Merong time yan. Ito, ayaw ko kung alam nilang tatlo. 1986, magkukudeta. Si Nono Ibaseta, si Fred Uitengsu, and a third player, hindi ko matanda kung sino. Tatanggalin nila si Rudy Salud because ang feeling nila, si Atty. Rudy Salud was yielding the powers of the commissioner so much. Gusto nilang reconstitute, pawasan ang powers. Nilabanan ni Atty. Rudy Salud yun. Because from the PBA to work at that time, di ba? Kailangan independent, meaning meron siyang decision making na hindi na i-influence ng isa o dalawang malakas na team in the PBA because you have to have what is called parity, yung pantay-pantay. If the commissioner's office cannot function as such and maintain or retain parity in the league, it is simply a stampad, a sounding board of the powerful PBA board. Yun. Thank you, sir. Oh, Jay, na yan. Jay, yes. Wala nga bahala. Baka hindi layman yun eh. Baka masyadong technical yun. Ikaw okay yun, sir. Dito okay yun. Kailangan naman yung pati-organization structure yan. Maliwanag naman yun. Pero, sir. Sige po. Salamat, sir. Yes. Chino, and you've given me a look at the past and the present and syempre, what could we do in the future to make it better. Salamat talaga, appreciate ko po. And look forward to seeing you around kung saan man. Papa boxing o basketball. Magkakabungguan pa tayo. Manood ka ng volleyball din. Mag-enjoy ka. Puro legs lang titignan ko dyan eh. Puro legs lang titignan mo yung athleticism. Panoorin mo si CC Rondina kung paano lumipad. Ay, grabe. Yung CC Rondina, ano ba yung team nun? Kilala ko yan, sir. Kilala ko yung mga ano, kasi mga sila doon ang sikat eh. Choco Mucho ba, Jay? Pag lumipad si CC Rondina, maninindig ang balihibo mo. Out of this world, ang athleticism ng batang yun. Saka, daming ano. Kahit si Eliza Valdez, kahit na advancing in years, grabe pa rin pumalo. Alam mo yun yung,
manonood ka naman, hindi ka titigil ng mga ikling shorts at saka na mga legs. Kaya mga sabihin, nagpa-flag pa ito ng kalaban ng PBA. No, we're for Philippine sports. Yes, and the healthy sports is always, it always amounts to a healthy citizenry. Yan po yun. So kami, all the love for the PBA at sana magising at maibalik ang dating sigla, ang dating katas ng pagmamahal ng ating minamahal na PBA. Doc, Nico, Aristotel, si PBR ka, at PJ, you know? We all love the PBA and we want to see. At Pao, ikaw na ngayon ang ikaw na ang handle holder. No, ibalik mo yung ano, ibalik, bigyan ka ng opportunity ng PBA to be there sa yung parang BTS, yung tawagin nyo ngayon, yung behind the scenes. Ibigay mo yung storya ng mga Pilipino, ng mga players sa ating mga kapwa para they can reconnect to the PBA. Ikaw yung magiging connection ng PBA to its current fans with your presence on social media. At saka sa mga ibang mga kasama mo pa na love din ng PBA, you can help the PBA get reconnected with the people who truly love yung ating liga na ipinanganak 49 years ago. Salamat, sir. Thank you very much. Medyo pressure, but yes, thank you, sir. Salamat, Sir Gino. Always a pleasure and an honor. Salute, sir. Salamat sa inyo. Kita tayo. Okay. Mag-libre kayong tatlo, hoy. Good night. Salamat, Sir Chino Trinidad. Okay, maraming salamat. Okay. Sir Chino Trinidad, sumama sa atin. Pasensya na, talaga si Sir Chino, talaga daming insight eh. Parang ano eh, naging main guest tuloy bigla si Sir Chino. Sir Chino, salamat. Okay. Doc, let's go to you. Kailangan syempre makita natin yung history. Nakapagkwento na si Sir Chino, but we wanna see something that yung kinolekta mo from the past. And sorry, sir, I want to be respectful of your time. Just let me know if you need to go. It's okay naman. Wala naman tayong ano dito. But, opo. Doc. Yeah, for me, ano, okay lang, go tayo. Holiday naman bukas. I see. Ayan. So, ano, ayan. So, ang ano naman kasi, for me, yung sa memorabilias naman, maganda kasi yung nakahawak ka ng piece of history. So in this case, a piece of PBA history naman. So kanina nabanggit po ni Sir Jay, sir, magkano po yung ano yung ticket sa PBA nung 1975? There was a time it was 5 pesos. But I think that was already 1981 or 82 yata, if I'm not mistaken. Ayan. Yeah. So ito po dun sa mga nanonood po sa atin ngayon. So ito po yung isang ticket po sa PBA. Mm-hmm. Nung 1975. 15 pesos, 90s. Upper box. So, upper box, 15 pesos. By any chance, Doc, how do you buy the tickets? Doon mismo sa arena na? Or are there ano mga stores na partners na nabibilihan? How do you buy the tickets dati? Doon sa nagkwento po sa akin, doon sa na-acquiran ko po nung ticket, doon raw po mismo sa venue eh. Doon raw po mostly nabibili yung mga... Wala pang masyadong outlet ng time na yun. Okay. Wala mga ticket net noon or ano, wala ganun. Sorry sir, bago mo pakita, connected din naman dyan sa tanong eh. The usual fan that watch the venue, are they all from Manila o may mga dayo din talaga dumadayo? Nico? Sir, yun sa ano rin po, sa mga nakakwentuhan ko pong mga PBA fans since 1975, mostly po mga taga Metro Manila yung nanonood, pero meron din pong mga taga province po na dumadayo po sa Metro Manila, particularly sa Araneta Coliseum, just to watch the games, Sir Pao. Okay. Just hindi lang siya siguro, Metro Manila event. Yeah. Sir, I guess siguro ang pwede mong what you could add to that is was the fact na ginagawang excursion ng PBA ng time na yun. So, for the province, for the nearby provinces, Batangas, Cavite, Laguna, yung mga yan, no? Anong time na yun, hindi pa ganun ka-nearby yun, no? Because of lack of accessibility. Pero yun nga, pag dumayo sila sa Metro Manila, isa sa mga agenda nila when they visit Manila is to go to the Araneta Coliseum or the Rizal Memorial Coliseum or the Loyola Center and include that as part of their weekend package nila. Manonood ng basketball. Kasama na lahat yun. Fiesta Carnival,
sa Araneta Center, magla-lunch doon sa Ali Mall, and then diretso na sa PBA Games, manonood ng sine, no, kakain sa Shakey's, yung mga ganyan, very, very common stories yan. Ang galing, sir. Actually, iyan yung isang naiisip ko before you go, just for this discussion. Naisip ko, why can't the, pwede yata siguro PBA i-sell niya as a package sa company, sa school, para isang 100 na agad, 50 na agad, as part of tourism. Also, as part of tourism, yung mga foreigners na pupunta dito, may mga part siya ng ano, you get free this. Kasi ganoon naman talaga eh. I mean, para sa akin, when I watch the PBA sa venue, I mean, I still love it. Medyo na kakaroon lang ng negative ano kasi pangit tingnan talaga nang walang nanonood, but you're watching it, you're still enjoying the game para sa akin. So Doc. Yeah. Wait, that's a great idea, Sir Pao. Eh. Pwedeng maano po 'yan kay Kume, yung tie up with schools or with companies, no, para in bulk and mass pupunta yung mga students or mga employees. Employee as part of the perks. Mga perks nila, you sell it as, oh, yung parang ganon. Pwede yun. Yan. So, ito naman, ito yung isa, Sir Pao, sa pinaka, ano ba to, valuable sa collection ko. Although, pagpasensyaan nyo na, medyo, ano eh, sira-sira na. Ako, so, this dapat is na frame na. This is a game-worn jersey from 1975. So, Royal Manny Paner. Royal? Paner, no? Yeah, Manny Paner. Grabe, sira na talaga. Yeah. So, ito, so itong jersey na to, nung Royal True Orange jersey ni Manny Paner, so galing pa to nung Cebu. So, nakilala ko si Sir Manny during my early collecting days. Tapos sa akin niya binigay itong mga jerseys niya at saka yung ibang mga trophies din niya para ma-safe keep for him. Wow. Also, gusto ko lang i-share din yung ano. These are the first two annuals ng PBA, the 1975. Ito, I recognize the other one, yung 75. Nakita ko in-scan yan doon sa article na shinare ko nga eh. Mm-hmm. Yeah. And this is 1976. Yan. So makikita mo yung mga design nila, oh. Mga teams na sumali. Yeah. And yung Royal, no? Pero nipis pa lang yan. Nipis lang. Pwede ka pa magbukas? May mga, ano ba dyan? May mga posters? Anong meron sa loob usually? Usually, mga ano, yung mga players, lineups, like this. Ah. Wala kasi mga website dati, dyan nakikita yung mga profile at saka stats, box score, no? Actually, sinishare ko na yung mga lineups, then eventually, mga pictures na ng mga players sa website namin. How many magazine companies are selling this in the past? Well, ilan lang nung mid-70s naman, ang kilala naman is mga ano, in Sports Weekly kanina pinakita ko, Jump, then Sports World, yan, ito mga ganito, parang dyaryo, tabloid. Then pagdating ng 80s, nadadagdagan na sila, ang pinaka-boom niya nung 90s, halos siguro 10 yung gumagawa ng magazine, kaya ang dami mong option kung saan ka bibili. Is there anyone that I would recognize or the young one would recognize na gumagawa hanggang dati? Yung nakasabay sa PBA na buhay pa rin hanggang ngayon? Wala na. Close na lahat ng publication eh. Pero ang pinakabuhay pa siguro na huling gumawa is Manila Bulletin. Yung pinakamagazine nila is Sports Weekly Digest. I think, yun, naalala ko yata. I think meron ako nun. Yung Sports Weekly magazine kasi used to be owned by Atlas Publishing, no? Yung Atlas Publishing used to, yan yung may-ari rin ng National Bookstore, no? Tapos ang Atlas Publishing sa Roses yan, no? Tapos ano yan, nag-print din sila ng mga libro. So Sports Weekly magazine became their staple sports magazine from 1974, yung sports show na pinakita ni Aris kanina, all the way to the 90s na. So, very, very successful yan.
And it was released every Fridays yan eh. So makita mo talaga, lalo na pag may mag-champion yung Toyota o yung Crispo o yung Ginebra, ubusan yan talaga pagdating sa mm-hmm. ano pa lang, sa Biyernes pa lang. Yeah. Every Friday. To add lang po, Sir Jay. Mm-hmm. So naalala ko noon, nung 90s naman, yung magazines kasi, yun, as Sir Jay said, Friday po nilalabas yung mga magazines. So at that time, nung nangongolekta po ako noon, mga 15 to 20 pesos per magazine siya, Sir Pao. So every day, nangongolekta ako sa baon ko, kumukubra ako ng 5 pesos per day para pagdating ng Friday, may pambili ako ng magazine. Tsaka may 7 pesos pa ako or change, may pang merienda pa ako on top of the magazine. So yun, doon ako nagsimula, Sir, nung nangongolekta rin ako ng mga magazines back in the 90s. Doc Mike, ano yung magazine na unang mong kinokolekt? Ano, Scoreboard yung pangalan. So that's one of the more, along with SWM, yun yung isa sa mga more popular magazines at the time. Tapos to add lang po, Sir Pao, yung pinakita po ni Sir Aris na ano, yung 1975 na PBA annual. So that's a very sought after item among Philippine basketball collectors. So parang isa siya sa tinatawag na Holy Grail ng wow, mga collectors. Yeah. Mm. Well, magkano kaya yung bibili ni Boss Toyo yan? Mga ganyan. Ayan, oo, yan. Dapat yan, naka-frame na. Oh. Yan. Tsaka kung papansinin mo, Sir Pao, yung loob ng annual, ano siya, black and white. Ah, black and white pa. Black and white. So nagsimulang maging colored na yung PBA annual noong 1995. So, naging pangalan ng PBA annual noon is Fast Break. So, from PBA annual, naging Fast Break. And then, after that one year, naging Hard Court na. So, yung Hard Court yun... Ay, sorry. Go ahead. Go ahead. Tapusin mo muna. Hard Court na yun. So, yung Hard Court, simula nung 1996 until now, Hard Court na yung pangalan nung yearly annual ng PBA. Are they still continuing publishing this? Or did they stop? Yes, yes. Yes, I think every year gumagawa sila. Pero nung COVID, there was a time na 2 years isang ginawa nila, 77 and 78, isa lang. 99 and 2000, isa lang. Then yung nangyari nung COVID, walang gumawa, hindi sila gumawa. Eh, pero eventually, niresume nila. So yung pinakahuli ata, yung pang ano eh, pang 48 anniversary 48 season. So last year meron. Yeah. So all in all siguro ang annual nila is siguro mga 46 kasi may mga years kasi naglapse eh. Sa sets ko kasi ako yung aside kompleto from me. Oh yes, kompleto. Aside from me meron pang isa sa US na kakilala. At si Doc malapit na rin. Malapit na. How's the life? I'm curious to know. I don't know if Sir JP is collecting as well. How's the life of collectors these days where magazine publications are closing because there's not a lot of customers? How do you collect now? Or are you just collecting the past memorabilia? Paano yung mga modern days na basketball? Are you still collecting them? Like yung mga modern PBA? Yeah. Sir Aris? Kanino? Ang hirap na eh. Digital na lahat eh. Digital well, collections. Mm. Well, to be honest kasi, tumigil ang publication way back 2006. Lahat ng magazine, wala na eh. Shut na eh. Mm. Pero nagtuloy ang Manila Bulletin. Pero tumigil siya ng 2016. Siya na yung nag-iisa eh. Siya na yung nag-iisa eh. Then, wala nang magazine na nakapatungko lang sa Philippine Sports. So, ang workaround lang doon is, balik ka sa dyaryo, last page ng newspaper. Eh, sino bang mga active sa sports sa newspaper ngayon? Nandiyan si Philippine Star, Daily Inquirer, Manila Bulletin, Business World, mga ganun. Doon na lang kinokonek eh. Or internet. May mga bata sa internet. Pero sa mga aming traditional readers, dyaryo pa rin kami eh. Doon kami at least eh. So I collect the last page of a newspaper
every day. Do you collect any digital memorabilia these days? No, medyo no? Sentimental ako, physical lagi ang ano, physical. Wala na ba mga ano, I don't know if you heard about NFT for PBA, yung mga ganon? No. Na ano? Go ahead, Doc, may sabihin ka. Okay, so to add naman, with regards to memorabilias, I think hindi naman siya mawala per se. Kasi hanggat may mga basketball events na nangyayari sa bansa natin, for example, in the PBA, magkakaroon at magkakaroon ng mga memorabilias pertaining to that event. So, for example, some of the latest na meron ako dito. Ayan. Ayan. So, let's go to, ano naman, shoes. Ayan. PBA, yeah? Yeah. So, ito ay, ano, ST2 na shoes ni Scottie Thompson. So, this is a game-worn a player-exclusive na shoe. So, ito mismo yung sinuot ni Scottie Thompson nung lumaban yung Gilas sa Italy. Anong size ni Scottie? Dito kasi, sir, ano eh, since player-exclusive siya, parang sinukatan yung paan niya per se ng company. Exactly. So, kung titignan yung dito sa loob, walang size na nakalagay. Yan. So, ito, nakuha ko ito sa friend ko na manager ng Gilas Pilipinas. So, wow, nakiusap siya kay Sir Scottie na, yan, na makuha yung shoe, tapos may pirma pa ni Sir Scottie. Wow. Nag-evolve na. Mahal na. Mahal na ang mga kinokolek. Si Sir Jay, ikaw, historian, how do you remember all of these things? If are you a collector yourself, Dan? Ganun kadami? Papa, yung mga sinusulat mo, is it all in the mind lang? No, I never did. I tried, no? But I was, siguro mga two-thirds of my allowance nung college at nung high school went to sports magazines talaga. So very common yan. On Tuesdays, on Mondays, bibili ako ng Sports Life. On Tuesdays, bibili ako ng Champ. On Thursdays, bibili ako ng Sports Flash. On Friday, Sports Weekly Magazine. So, sumatukan mo yan, mga 21, 22 pesos yun. Okay, ang, yun, yung parang six, at that time, 6 pesos lang kasi yung, ano eh, yung mga magazines na yan. Eh, syempre, kaya lang, hindi naman ako nangongolekta kasi nga, tama si Aris, nasabi ni Aris kasi, buputa yan sa Diario Bote after mga 1 month. Di ba, bibenta na ni Airmats yan. Pero sayang, kung nakolekta ko yon, siguro ako natulungan ko si Aris sa tsaka si Doc Mico sa ano doon sa collection nila kasi talagang totoo naman no, pati Ultimo, lahat ng magazines na pwede ko ano, I never touched scoreboard though, hindi ako nagkahilig sa scoreboard, pero yung apat na yung Sports Life, Champ, Sports Flash at tsaka Sports Weekly talagang binibili ko, so regularly yon, and that's where I started ano, I was a voracious reader eh. So, basa lang ako ng basa. Ayan, tapos mahilig ako sa numero, mahilig ako sa computation. Sabi nga siya, receive, ano tayo, very absorbent naman tayo. Naaalala natin yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. So, okay. Ngayon, nagagamit mo na ngayon yung mga walang kakwenta-kwentang bagay na yon sa pagsusulat natin, trying to recall what happened back then. No? So, yun, ganun lang. I wish I could have done what Doc Mico and Aris did. No? I really wish I could have done that kasi siguro nga, punong-puno na rin ako ng magazines kaya hindi ko sa dami ko talaga magazines binibili nun. Yeah. But yung mga write-ups mo, sir, yung mga ideas mo, is it, do you put up a diary or something? Meron siyang ano, kasi mga knowledge mo sa PBA, saan mo nilalagay yan lahat? I try to be as creative as possible, no. The last article I just posted sa blog namin ni ano, no? Sa website namin ni Aris, yung GameNatin.com. Oo, yung GameNatin.com is the PBA early broadcasters. In other words, sino yung mga commentators, anchors, at analysts noong 1975 to 1981? Kasi maraming nakakaalala, 1982 vintage, yung panahon ni Joe Cantada, Pingoy Pengson, Seth Sarmenta, di ba? Pero 75 to 81, akala ng mga tao, si Dick Defonso at si Emmy Arcilla lang. Kasi sila yung nakilala natin, sila yung nag-cover ng Prince Patiota reunion game noong 2003. What many do not know that there were like 6 or 7 other personalities that were also part of the original coverage team of the PBA. Rafi Mejia, Caloy Prieto, Frank Sanchez, Zal Marte, Ronnie Natanias, all these, Lauro Baimomar, all these were part and parcel
of the PBA coverage team. So, yun, katulad yan, hindi mo pwede i-research yan. No? Kasi wala kang mali-research yan. Kaya nga, ito, nakaka-open ko lang eh. Tinitingnan ko, hindi ko kilala. Ronnie Nathaniels lang diba? Naalala ko. Lauro Baimumar siguro. Lauro Baimumar siguro maalala mo kasi ano yan, former player, national team player natin kasabay ni Kaloy-Loy Sagan no 1954. O yun. But yan, that's how ano yan, no? I that's called for memory na rin, no? Tapos kakusapin ko yung elder brothers ko, sino nga ba tong ganito, ang pangalan nito, etc. Yun. Tapos we collate everything together na. No, or I collate everything together na and I put a piece them together. Yung iba naman, it's very common din naman na pagbasahin mo yung mga articles ko, may mga common lapses, no? Or halimbawa, yung dapat 70-63 yung score, 60-53 nalagay ko. It's because of memory lapses na yon. Okay, yon. Ano na yan, Fox pa na natin yan, kasalanan ko na yon ganyan, for not verifying or validating. Pero I just try to relive what I remember, what I saw, and I try to share a story without going through those very specific details. Anang. Yun. Pero actually, you're doing the PBA a favor and a work for doing this type of thing of archiving. Actually, I don't know if makikita mo to even sa PBA mismo yung mga information ng mga ganito, yung mga so grabe. So, this is yung website nyo, I'm just looking through yung mga titles mismo tsaka yung mga pictures. Di ko alam kung PBA, dapat sila yung naunang gumawa nito. Kayo pa talaga, di ba? So, thank you. I think it's a privilege din, no? On our part, no? Kami ni Aris, si Doc Nico with his basket vault. No, I think it's really, ano eh, dahil sa walang ganun, di ba may NBA.com, di ba? May ESPN.com na marami kang makukuha na. Marami talaga, even from the past, no? Oh, wala ka na masusulat kasi andun na lahat eh. Swerte, parang opportunity sa amin tatlo yan eh. No, kasi like si Aris, for example, ang dami-dami niyang articles, ang dami niyang magazines at Ducate, Browse at, na uy, pwede natin isulat to. Maraming hindi nakakaalala nito. Ako naalala ko, napanood ko to, pero nakalimutan ko na. Ngayon, nabasa ko ulit, madali na isulat. Ganun din si Doc Nico, all of a sudden, magpo-post siya sa basketball, may maalala siyang historical event na nobody would remember unless you were there when you saw it. And then that's when the time, uy, o nga, no? You know? Yung grabe, ang dami ko pang gusto sana itanong na nakakasulyap ko lang sa oras. 11:33 guys. Siguro nahiya na ako. 11:33 na pala. Actually, umaab actually sa usual dati mga session ko, umabot talaga ako ng mga 3 hours pag sa boxing usapan. Pero ngayon, medyo late tayo nagsimula. Eh, para akong Cinderella rin eh. Ayaw kong umabot ng alas 12. But I do have to ask you this few questions and I really appreciate. Baka may mga gusto pa pala kayong i-share bago ako magtanong ng last few question ko. May nakalimutan ba akong i-share or kayo i-share na dapat natin i-share ngayon in remembrance of the PBA anniversary 49? One significant memory na siguro and I'm very very happy about this. On October 22, 1985, we keep on saying that was the birth of Never Say Die. October 22, 1985. Okay. That's the birth of Never Say Die. To be honest with you, gawa-gawa ko lang yun. Huh? Okay? Parang ano ko lang yun. Back in 2004, I was writing for a particular forum back then. Defunct na yun. Okay? Somebody reminded me of this episode where Jaworski had to be brought to the hospital because tinamaan siya ng siko nang hindi niya maalala ng player. Okay. Ako naalala ko kasi I saw that game. Ako naman, pero before that, nakalimutan ko na yun. Wala na yun sa memory ko. When I read that, Ginebra NCC yan. Okay? I remember that kasi hinabo ng Ginebra yon, lamang NCC, crucial game, etc., etc. So I decided to write an article about that. Si J. Mark Tordesilla, who used to be the vice president for GMA online, no? Asked me to collaborate with him do sa firepinito.com blog site niya. And he asked me to come up with an article specifically for that. Specifically for about the PBA history. So gusto niya, yung Ginebra Gilas sa quarterfinals noong 2010 eh. So sabi niya, pwede bang magsulat ka ng something about Ginebra Gilas? Bigyan naalala ko, i-relate ko sa Ginebra NCC. What's the most memorable Ginebra NCC game that I could recall? That was the Never Say Die game. Yung bumalik si Jaworski with 9 stitches doon sa kanyang labi at yon hinabon niya nanalo ang Ginebra. Just makita mo doon yung dami kong sablay sa ano, I said
15-point lead ang lamang ng NCC. Hindi pala, mga 11 lang. Sabi ko 7 stitches yung kay Jaworski, hindi pala 9 stitches. Mga mali ko yun, no? Pero I was trying to call that from memory lang talaga eh. So if you, that's the reason why when I became part of Pinoy Extreme, yung nagpapalabas kami ng greatest games ng PBA, yung mga nakikita nyo sa YouTube ngayon ng mga 1982-83 games, no? Kasama po ako sa production team na yun. Ako po ang nagpahanap doon sa producer namin nung game nung Ginebra NCC. At yun nakikita natin ngayon sa YouTube na Ginebra NCC, ganyan po yung galing sa amin. So that was it. That was, ano, and when I decided to write about it, ang title na nagay namin was The Birth of Never Say Die, which caught on, in other words. And it's still recognized as the birth of Never Say Die. Somehow. Unfortunately. Wow. So, okay. And up to right now, yan ang ginagamit na slogan ng Ginebra. That's right. So, that's right. Grabe. Thank you. Ako, medyo... Nawala yata siya. Okay, sorry. Nawala ako. Ayun. Ayaw na nata ng ano ko. I was just gonna say thank you. Grabe yung story. There's a lot of things that I've learned. I hope makapag-sit down ako sa inyo kasama ko sa isang kape na mas mahaba ang usapan natin dito. Yung as ning host, no host bar, hindi mo talaga yung lahat pwede pag-usap. But, you know, 11... Hala? Hala. Ayun. Nagahang lang, Sir Pao. 37, yung questions ko. I was gonna say if there are anything else before I ask the last couple of questions. Ay, siguro ito po, Sir Pao. If oh, I meron may. Pa, meron pa siya. Sige, si Doc. Last na ito, Sir, before the last question po. Siguro, going off dun sa Ginebra na senior ni Sir Jay. So, growing up po kasi as a PBA fan, yung pinakaunang team na sinubaybayan ko po talaga, yung Ginebra nung mid to late 90s. So yung Gordon's Gin, yung nag-champion sila nung 1997 na Commissioner's Cup. So ito lang po yung huli kong i-share para sa ating mga viewers. So ito po yung bola na binigay nila noon nung nag-champion yung Gordon's. So may mga pirma ng mga players to. So the signatures are printed on the ball. Ayan. So meron ako nito years back nung 1990s pero nawala siya nung naglipat po kami ng bahay. And through collecting ngayon, through the power of social media, I was able to have this ball again in my possession. So that shows the power of social media. And then lastly, here, to share ko lang rin po sa Paukas community. So ito po ay isang game-worn warmer jersey, warm-up jersey ni Noli Locsin. So number 6. Ang laki, no? Ah, Idol the Tank. The Tank, yan. So ito po yung kong i-share para sa ating mga viewers. Ayan, so ito hello, po yung bola. Ayan, Sir Pao. Yun, actually, thank you very much. Actually, nakalimutan ko rin. Nagahang. Ang si Sir. Mm-hmm. Doc, tingnan mo yung bola, baka siya yan. Mali na wala. Bumalik sa iyo. Bumalik lang pala. Bumalik na pala. Yeah, message ko si Sir Pao. Doc, tingnan mo yung bola, baka siya yan. Doc Biko, take over. So siguro habang inaayos lang ni Sir Pao yung technical glitch dito. So, ayun. So, we're very happy na, ayun, naimbitahan po kaming tatlo dito sa Paukast. We're very grateful. Lalo na ngayon pong April 9 pa, yung araw ng anniversary ng ating pinakamamahal na PBA. So, we're very grateful po na nandito po kami ngayong gabi. So, ayun lang po. Inaayos lang ni Sir Pao yung kanyang
kanyang connection. Yeah. Okay, kwentuhan muna. Kwentuhan muna ba, Sir Jay? Ay, no. Sir Jay, question po pala. Wala yung moderator natin. Sa, di ba, sir, sa PBA na ano, 50th anniversary, they'll have yung 50 greatest. Ayan, yan si Sir Pao. Yan. Yes. Sir Pao. Kwentuhan po muna kami, sir. Sabi ko sa inyo, bawal akong abutin alas 12. Moments later. Sabi ko sa inyo, bawal akong abutin ng alas 12. Iyayabang ko pa naman kasi ako lang ako rin meron eh, ito ipapakita ko lang oh. Magkano ba offer mo, Doc? Gawa to sa PM na lang, sir. PM po. Magkano ba offer mo, Doc? Kay Boss Toyo ko na lang Fab 40 oh. Ganda. Naku! Collectible. Naku, tago niyan, Sir Pao. Ano yan? Valuable yan. Oh. That was given 2015. 40 years, yeah, 40. Okay. Exacto pabalik ko sana sa 50, meron din ako ganito. Ano kaya gagawin ng ano? 50 golden years 'yun. Oh, yeah. Collectible 'yan kung magiging ano. Pero Sir Pao, nagsistart na ng planning yung PBA eh. Kasi nung sinama nila ako doon sa meeting, parang they're starting na their preliminary plans on what to do on the activities for the 50th anniversary po, Sir Pao. 'Yun. Hopefully, ano, you know, I'm looking forward to that. Sana ma-involve ang social media these days mas marami para okay. Mas positibo, masyadong maraming negatibo sa social media. Speaking of that, I really appreciate it's a good thing that we shared, you know, the positives, some negatives, and a lot of truths today. And I'm certainly very happy to learn it from you guys. Just my last question is, and I have to ask the same question, as the, I asked Sir Chino Trinidad, since you guys knows about the past, you learn about the past, you enjoy the past of the PBA, you know the history, and I'm sure you also know the current challenges and opportunities of the PBA. What do you think can we do today to make PBA, you know, as it was na sinasabi natin glory days? Is there something else that we can do? Please do not choose the say the same thing as what Chino said, which is independence of the commissioner. Sino gusto mauna? Pag sinabi na ng isa, wag na, bawal na sabihin. Para iba-iba. So, yung mauna na. Yung konti ang baon. Sino mo mauna? Jay? Kahit sino. Sir Jay, sige po. Sir. No, sige. Okay. I'm just looking at from the practicality perspective. No? Naiintindihan ko yung ano yung situation na sinasabi ni Chino, and I've been talking about this also, I've been writing about this as well for the past several years. But I understand the realities as well. Mahirap talaga yung sinasabi ni Chino about the commissioner being clipped of its powers, no. Nangyari yan noong panahon ni June Bernardino. After the Linda Vergara incident, or the Sonny Alvarado incident in 1999, pinutulan ng pakpak ang posisyon ng commissioner. At napilitan, nagkaroon ng organizational restructure wherein the commissioner was reporting directly to the Board of Governors na. But you have to understand that the Board of Governors din ang nag-e-elect at nagtatanggal ng commissioner. So what do you expect? Talaga magiging beholden talaga yung commissioner sa Board of Governors. Kaya kita niyo nangyari kay Chito Narvasa, nagkaroon na tayo ng problema because free a certain group, di ba, nahati yung governors nun eh. Kalahati against ano gusto na tanggalin si Chito Narvasa, the other half yung San Miguel group naman gusto i-retain sila, so malaking problema talaga yan, no. That's really why Chino's point was clear at that time, but yun nga, sabi nga, the reality is mahirap baguhin yung part na yun eh. I don't know if that can be changed talaga, kaya ang inaano ko na lang is the one alternative is to go regional, no. A lot of people are saying that MPBL success and before that the NBA success was brought about because of the connection of the fans to the teams. And that's very common. We saw that in the success of the NBA. We are seeing that sa MPBL. Although sabihin na natin MPBL medyo libre mga tickets nila. Okay? So na kaya maraming tao sa venue. But generally what I'm saying is that pagdating sa region, grabe ang affinity ng fans, ang connection ng fans sa team.
So what if you retain all these corporate teams, Rain or Shine, Phoenix, diba? Converge, etc. And then have them carry the platform or the banner of a particular province. So now you're talking about San Miguel, for example, National Capital Region. For example, the Batangas, Ginebra, Batangas, something, ganyan. Rain or Shine, Pampanga, yung ganyan. Why? Because ano mangyayari ngayon? Pati yung fan base mo lalapad. Hindi lang may iiwan sa Ginebra or sa San Miguel or sa Magnolia. Kasi ngayon, probinsya na ang labanan ngayon. So ngayon, yung kung ang platform ng Rain or Shine ay nasa Pampanga kasi taga roon si Yeng Yao, imagine mo lahat ng Kapampangan will go behind Yeng Yao. And then from there, doon makikita ngayon, may establish ngayon yung regional solidarity. And because of that, the PBA's problem of going grassroots, no, or reaching the masses na hindi na nila maabot masyado ngayon because nga ang daming kalaban sa whether sa social media or sa mass media, hindi na sila masyado pinapanood. I just saw the top 20 ratings ng PBA. Number 20 yata ang pinakamataas na ranking ng PBA on a Sunday, no? So parang wala nang nanonood eh. So but if you go regional, you will find out that the support is there. And you saw that also pag halimbawa pag kaya nga ang All-Star Games ginagawa sa probinsya, di ba? Kasi pagdating mo sa Metro Manila, lalangawin 'yan. Wala nang hilig eh. Pero gawin mo sa probinsya, Iloilo, Bacolod, Davao, etc., etc., you'll find that there is still a lot of mileage that the PBA can explore and can exploit. So, yun ang nakikita ko dapat nila gawin. They carry the banners of a particular region or province. All right. It seems like that sentiment is shared by a lot of people, mm-hmm. actually. Yun. Sir, sino mauna sa inyo? Magtatawag na ba yung teacher? Ayun na, nagtataas si PBI Archive. Nagawa ganyan na eh. Wala. Actually, ang sa akin naman, as the PPA goes by, ang namimiss ko lang naman talaga is yung pagtawag ng barker. Kung hindi na remember, hindi mo matandaan, natandaan namin, pag may nag-foul, sabihin nila lang, foul, Cesar, gano'n. Tapos pag may nag-three points, kay Dick, 3 points. Ngayon parang ano eh, iba yung, ayun ang namimiss ko nung previous PBA sa ngayon. Tapos yung intensity ng laro kasi pag iba yung ano yung nung no harm no foul eh ganun nung dati so pisikalan. Kaya naman masasabi ko lang kasi ang problema kasi there's a big influx of players coming from NCAA, UAP, MPBL, field foreigners, etc. Problema ang tataka ako bakit ang dami ng talents, may height na, multiple position na, shooting, mataas na. Pero pagdating sa PBA, hindi sila makapag-excel. Kasi ang issue kasi dito is yung teams na paglalaro nila masyadong konti. So hindi na nakikita o na-expose yung talent nila. And yung balance ng talent, minsan hindi na-exercise dun sa involved na mga teams. Laging merong malalakas na teams at may mga mahihina. Although ginamit ang draft, alam naman natin kung ano yung naging dahilan. Bakit ginamit niya yung draft, pero hindi siya tumagal dun sa team na yun. Eh, alam naman natin ang dahilan. It's all about monetary or security ng yung security of tenure, ganun. Pero ang normally kasi dati ang ginagawa pag medyo hindi na balance, ang drastic kasi ang ginagawa nila dati, nagkakaroon ng Protect 8. Kung natatanda ni Sir J yan, di ba? Nagkaroon ng Protect 8 ba? Protect 6. Hindi, Protect 8. When you ito yata yung bawal magkampi-kampi, no? Yung bawal magkampi yung mga... Protect 8 kasi nasabi niya yung ano yan, yun yung you protect 8 players tapos i-release mo yung ibang players mo to the to the expansion pool. Yun yung time na pumasok ang RFM Swift at saka yung Pepsi no 1990. Oh, tama yun. Baka sinasabi mo yung restricted trade list. Meron din yung restricted trade list in 2003. Yung poprotektahan mo isang player. Oo, meron din ganun. Tapos nagkakaroon din ng kung sino yung last team na
from the last conference, pinaka mababa, siya yung nakakakuha ng mga matataas na import. So at least nagkakaroon ng magandang ano, parity yung laro kasi may mas matatangkad at may mas mababang import. Doon sa lagi nagcha-champion para at least bumalanse. Pero siyempre, katulad namin ni Sir ano, Sir Doc, medyo sentimental kami. So, ang nakikita ko lang naman para mabalik naman yung gana ng mga fans sa PBA is sa tingin ko through media, through products, through teams. Meaning pag teams, dapat maging involved lagi sila sa fans nila, ganun. Then yung teams na yan eh, may mga products yan, dapat katulad nila natin yung Pure Foods, laging ini-embed nila yung mga sa products nila yung mga players, kumbaga collectibles. Gusto yung mga tao kasi, to be honest, sentimental ang mga Pinoy. They want something to remember of their favorite team. Hindi lang yung papapicture, syempre something yung nahahawakan nila. Katulad ng sa media naman, siguro, kung mapapansin mo, dati-rati, pag nagbago magsisimula ang PBA, laging babasahin mo yung editorial, titignan mo kung sino yung naka-line up sa team mo, yung mga ganong information o may mga player profiles, mga ganon, which gives the fans the interest of their teams kung sino yung, misa magkakaroon, ba't di natin rito? Yung mga magkakaroon ng matitinding usapan ba? So, siyempre, nasa internet na tayo, kaso siyempre sa mga bagong kabataan, hindi sila ganun mag-isip eh. Pero siyempre, nandito pa kami mga 50s, 40s, 30s, medyo traditional pa rin kami. Kaya, ayun nga, sa tingin ko, these three factors, yung media, products, and teams, then siguro yung increase ng number of teams para marami makapaglaro, tapos yung import height assignment pag para mabalanse, and yung drafting dapat magkaroon sila ng strict regulation para dapat kung sino yung pinakamahina lumakas sa susunod na year. Yun lang. Okay. Alright. Sir Doc, thank you, Aris. Yeah. Ako, parang mahirap sundan, Sir Pao, tong dalawang nauna sa akin. Ano pa ba? Ano ba sasabihin ko? Pero the PBA has built its success and its longevity on the shoulders of its fans. And I think na para magtuloy-tuloy pa at para lumakas pa ang PBA, hopefully in the coming several years pa, is to rebuild and strengthen its relationship with its fans. So una, paano yung pwede nating gawin? So una, social media. So parang sana i-maximize ng PBA yung kanyang social media mileage para ma-promote yung kanyang mga players, yung kanyang mga teams in a good light and in an objective light para sa mga fans. Pangalawa, pwedeng mag-develop yung PBA, be more creative on how to bring younger fans into the league. So yun nabanggit ni Sir Pao kanina, that's a very good idea, yung mga schools kakausapin ng PBA, and then they can schedule like field trips, di ba? May mga ganun, educational trip. So para maka-experience man lang sila once in their lives, nakapanood sila ng PBA game. So who knows, kung ilan man doon sa mga batang yun yung, ano, di ba, yung mahook or magustuhan nila. Ma-convert, yes. Ma-convert into PBA fans. Also, yun nga, pero syempre, hindi lang dapat yung fans yung pupunta sa PBA. Syempre, yung mga players in particular should have an effort to reach out to their fans as well. So for example, yun nga, sa mga schools, for example, sana maging mas open yung mga players to go to schools and then speak to the younger audience, the students, and also pag kunyari may mga meet and greet. Kasi before I read in the magazines, sa nung 90s, very common yung mga meet and greet among PBA players and their fan bases. Di ba, bawat player po, Sir Jay, may ano pa, di ba, fans club. Mm-hmm. Bawat isang player ng bawat team may fans club halos. Mm-hmm. So that's a good thing then that, ano, kung maaring maibalik yon yung mga fans club na hindi lang po sa social media, yung involved yung player, not just in the social media, but they
do actual interactions with their fans. Thirdly, creativeness in packaging the games. So maybe yun, yung lowering ticket prices, for example. Yun, actually, ginawa nila ito yung For the Game Tomorrow. So parang libreng ticket yata if you bring a memorabilia or a signed item. So that's a good idea rin coming from the PBA. And then lastly, we should learn from the past. Now we should learn from our history. So number one, maybe more exposure of our legends to the present generation. So maybe invite natin yung mga legends of the game, yung mga legends ng PBA to speak to in tours, in speaking engagements, in exhibits, ganyan, para ma-promote natin yung history ng liga. Yeah, well, so, that's the legend. Siguro pati yung mga active, pwede silang mag mga fans night or atitata na mga... Yes. Parang parang binabalita sila sa ibang network din. Dapat ganun eh. Yung may mga guesting sila sa mga noontime show para para makakuha ng mga bagong fans. Hindi lang yung basketball fans. Kasi basketball fans kilala na sila eh. But those who doesn't know them, yun. Yun, at na-appreciate ko lahat ng opinion niyo, sir. Salamat and pasensya na po. 11:57 na. Siguro, the last thing is not a question. Baka may mga gusto lang kayong huling batiin at pwede na po kayong magpaalam afterwards. Last shout out. Jay? Si Sir Jay. Sir Jay, last shout out. Tapos pwede ka na, sir. Kasi 11:57 na. Sobrang nahiya ako sa inyo. Ang haba ng usapan. And I think I'd just like to invite everybody, no, check out our website, no. It's Philippine Basketball Diaries on Facebook and www.gamenatin.com. Lahat as much as possible, that's where I normally write. I do my historical articles, no, normally about the PBA and Philippine basketball in general, doon sa website na yon. I just recently released one in 1975 to 1981 of PBA Sportscasters at yung what 20 things you may or may not know about the Crispa Toyota rivalry. You'll hear more about this as ano na, no? Yan, so makikita mo, yan, the early broadcasters of the PBA, no? So you have MRC and Dick Alifonso. So those are some of the articles that I normally write. And then, of course, don't forget to join us on every Saturdays from 10 o'clock in the morning until 12 noon for an eternity of basketball, no? Just click on the website lang, on the Facebook page namin, so that ma-inform kayo kung kailan live na yung aming show ng AEOB. This Saturday we will be having Alan Garrido of San Sebastian and si this Saturday as our guest. So thank you Pao for the opportunity. Thank you, sir. Appreciate ko. At sa mga, para lang makita nila, ito yun. Ito yung An Eternity of Basketball. Yan. Okay. All right. Thank you, sir. Thank you. Salamat po. Salamat. See you. Salamat. Good night. Good night. Salamat, Sir Jay. PBA Archive, sir. Okay. Last words. Sir Pao, salamat sa pang-invite sa amin at si kahit papaano na na-share namin yung experience namin, yung alam namin para at si kahit papaano ma-impart na namin natin sa mga new generation kung ano ba yung experience namin before. Sana i-experience nyo ngayon na past and present, di ba? So, salamat ulit and I would like to, thanks sa mga fans niyo sana check yung website namin gamenatin.com then also check our page Philippine Basketball Diaries in my own page PBA Archives to check on those all the memories of PBA or NCAA or UAP or MECA then and also nagpapasalamat ako sa ganitong opportunity to sa pag-share ng mga knowledge ko sa mga nakikinig sa inyo at nagpa-follow sa inyo. Also like to thank sa mga supporters. Thank you. Thank you, Sir Ari. Salamat. I'll see you around.
And syempre, Doc, Doc. Salamat, Doc, ha. Sure. Yan. So, una po, Sir Pao, maraming salamat po for having me. Sir Jay and Sir Aris in your podcast, in your program. Sobrang appreciate po namin yung opportunity. Maraming salamat po ayon kay Sir Chino na nakabisita po kanina rin para magbigay ng kanyang mga nagpa-anghang insight ng ating usapan ng konti. Nag-spicy yung spicy usapan ko. Kailangan eh. Kailangan minsan eh. Okay. Oo. So, ayun. Gusto ko lang pong batiin po yung aking family po. Ellen. Ayan. Ay, Mal. Sa likod. Sa si Papa Danny. Daddy Rolly, Mami Lalay, Pam, Peachy, Mochi. So, sa rest po ng family, hello, good evening po sa inyo. Ayan. Tapos, hello rin po sa mga kasamaan ko po sa ospital. So, sa Fatima University Medical Center, Valenzuela and Antipolo, Asian Hospital and Medical Center, East Avenue Medical Center, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, VRP Medical Center, at Leon Hernandez Medical Center. Yan. Hello po sa inyong lahat. Suportahan po natin po lahat po ng mga sites po natin, yung mga shows po natin na nagpo-promote ng Philippine basketball, starting po with Pauka Sports. Yun po yung sa mga shows po ni na Sir Aris, ni na Sir Jay. So sa lahat po ng mga shows po na nagpo-promote ng Philippine basketball, suportahan po natin silang lahat. On a personal note naman po, sana po suportahan nyo rin po yung The Basket Vault Facebook community. So dun po nagpo-post po tayo ng mga pictures, ng mga memorabilia about Philippine basketball po. And mga stories po behind those memorabilia. So yun po, suportahan din po sana natin. Yun, salamat Doc. And truly appreciate it. I'll see you again. I'll see you around, sir. Yeah. Thank you, sir. See you around po. Salamat, Doc. And ayan na, natapos din ang ating show. Sabi ng isa dito, ha. Sabi ni Sir Bobby, this episode is a rare edition. Certainly, there's a lot of things that I've learned today. And I feel one notch higher with my knowledge about Philippine basketball in general. You know, sabi nga nila, no, ito yung mga content, ito yung mga discussions na yung maraming kang matututunan. Maybe it's not for all, but ito yung mga nanood ngayon at mga nakasama ko dito, no, mga hanggang ngayon nanonood, ito po yung mga dapat nating i-share. Hindi lang yung medyo hype tayo lagi. So, at the end of the day, I just wanted to say this, no. Ako, I've always been a fan of basketball and the Philippine Basketball Association. Of course, there would come a time na medyo na nag-lose interest, not because I don't like the PBA. It's because there are other things na naging busy tayo. Tumanda, nagkatrabaho, na nawili sa boxing. But at the end of the day, the love for basketball will always be there. And right now, I'm back with the PBA and I truly wanted to help them share the or and actually ilabas yung balita at syempre we wanna be fair as well with the fans. Ilalabas natin kung ano yung totoo, kung ano yung tama, but at the end of the day, we all doing this to help grow back the PBA and basketball in general dito po sa Pilipinas. So I would like to congratulate and greet the PBA happy 49th anniversary. And I honestly believe PBA will stay kasi kasama na po yan ang kultura ng Pilipino. Halos lahat ng lalaki, babae, kilala po ang PBA. So, yun lang po. Salamat uli and I'll see you again on my next live discussion. Gusto nyo ba yung mga ganito? Yung mga talagang medyo medyo detail talaga yung usapan natin. Salamat again kay Sir Chino, kay Sir JP, kay Sir Aris, tsaka kay Doc. Thank you very much. Love and peace. And I'll see you again next time. Salamat po.